CJ! Maaga pa lamang ay nagbo-vocalize na si Aling Binay. Andyan na po! Sagot ni CJ habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Bagay sa kanya ang suot na maong pantalon at maong na jacket. Maong din ang baseball cap na suot upang itago ang mahabang buhok niya. Lalo siyang naging maporma nang isinuot niya ang sunglasses na ipinadala ng kanyang ama noong nasa Saudi pa ito. Sa taas niyang 5 feet and 11 inches, masasabing hindi karaniwan ang taas niya para sa isang babae. Balinkinitan ang kanyang katawan, kayumanggi ang kulay, at diretso ang itimang buhok. Pilipinang Pilipina ang pisikal na anyo niya. Ang diferensya nga lang, parang lalaki siya kung kumilos. Lalamig na ang sinangag mo! Sigaw muli ni Aling Binay. Opo! Tinanggal niya ang sunglasses at jacket bago tuluyang lumabas ng kwarto. Sunod-sunod na mabibigat na yabag sa hagdanan ang narinig ng butihing ina ni CJ. Bagay na ikinatigil nito sa pagpiprito ng itlog. Ano ba naman anak? Baka naman mag-iba ang hagdanan natin sa sobrang bigat ng mahakbang mo. Nakapamewang na hinarap siya ng ina. Sumalpak sa upuan ng dalaga. Napasusmar Yosep si Aling Binay. Kahit sabihin pang nakasanayan na nito ang padalos-dalos na pagkilos ng panganay nito, hindi pa rin ito nagsisawang paalalahanan ang anak. Sina Butchok at Carol? Aniya. Kanina pa pumasok sa eskwelahan, hindi ka na nila hinintay dahil malilate na raw sila. Tumalikod ang ina upang ipagpatuloy ang pagluluto. Kinagat ng dalaga ang sinunggabang pandesal. Si Itay? Maagang nag-almusal ang ama mo, kasama ni Nabutsok. Hay nako, mabuti naman at nakakabawi na ang Itay mo mula nung magkatrangkaso. Hamot sa isang linggo, mukhang pwede na siyang pumasada. Hinango ni Aling Binay mula sa kawali ang prinitong itlog at isinalin sa platito. Tara nang kumain, Nay! Ganadong isinubo ni CJ ang pandesal na ipinahid sa itlog. Oh, bakit hindi sinangag ang kinakain mo, ha? Umupo sa tapat niya si Aling Binay. Mas maiging mabigat ang almusal mo nang hindi ka agad magutom. Ito munang pandesal ang uupakan ko. Kakain din ako ng sinangag. Kumuha si CJ ng kapirasong pandesal at isinawsaw naman sa kape. Napatingin sa kisame si Aling Binay. Sus, naman, kababae mong tao. Kung kumain ka, parang lalaki. At saka tignan mo ang itsura mo, parang lalaki. Tomboy ka ba, ha? Hindi ho. Kasalanan ko ba kung ipinanganak ninyo kong higante at kilos lalaki? Sa build ko, ganitong forma ang bagay sa akin. At saka ipapasada ko ang taksi ni tatay. Alangan namang magpalda ako. Tignan mo itong batang ito. Naglagay ng sinangag si Aling Binay sa kanyang plato. Pwede kang magkaswal na damit nang hindi ka naman nagmumukhang sanggano. Kaso may sombrero ka pa at jacket. Aba, sa kilos mo at mababang boses, mapagkakamalan ka ng lalaki niyan. Hindi ko na ho mababago ito, Nay. At saka bintahin na rin naman ng ganito. Kasi kung mukha akong babae, baka magdalawang isip ang papara sa akin. Di ba nga, kapag babae ang nagmamaneho, ang naiisip ng mga tao hindi marunong mag-drive. Pag nasa loob na sila ng taxi ko at makita ang kahusayan ko magmaneho, mahalatamang babae ako, hindi nabababa ang pasahero. Kung sa bagay may katuwiran ka, pero paano kung graduate ka at magtrabaho? Inilagay ng ina ang isang pritong itlog sa kanyang sinangag at inumpisahan ng kumain. Patuloy ang pagsubo ni CJ. Kahit may laman ng bibig, nagsasalita pa rin. Civil engineering ang kinukuha kong kurso, Inay. Magtatayo ng mga buildings. Gagawa ng mga tulay at kalsada. Di ho ba walang kasong pananamit at kilos ko sa ganong trabaho? Ay nako, wala na akong sinabi. Imbis na makonsumi sa walang katapusang depensa ng anak, ibinaling na lamang nito ang atensyon sa pagkain. Panganay si Celestina Jana Mascardo o CJ, sa tatlong magkakapatid. 20 anyos siya, samantalang 15 anyos naman ang sumunod na si Carol. Si Butchok na bunso ay 10 taong gulang pa lamang. Third year high school siya nang pumunta sa Saudi ang kanyang ama. Bumalik ito nang humina ang katawan.
Mabuti na lamang nakapag-loan ito ng pambili ng sasakyan. Ginawa itong taxi at nakapagpatayo ng tindahan sa harap ng bahay bago nag-resign. Nang gumaling ito, nagpasada na lamang ito ng kanilang taxi. May lisensya rin si CJ. Kung wala rin lang pasok o may extra siya sa ama. O kaya naman, nagme-mechanic helper siya kay Mang Upeng na may-ari ng talyer sa kanto nila. Hindi siya nakapag-enroll ng semestring iyon dahil sa kakulangan sa pera. Humina kasi ang pasada ng ama at dahil sa taas ng mga bilihin. Tatlo ang pinapaaral sa kanila. Kaya kahit may tindahan pa sila ay kinakapos pa rin. At nang magkatrangkaso nga ng matindi si Mang Arcangel, inako na niya ang pagpapasada ng taxi. Kailangan kasing makumpleto nila ang pambayad sa monthly amortization ng taxi. Sayang naman kung maiilit ito, isang taon na lamang at fully paid na. Nang masolya pa ni CJ ang orasan sa dingding, parang may spring sa upuang tumayo siya upang lumakad na. Inay, aalis na po ko. Sabay nagmamadaling humalik sa noon ng ina. Oh, sige, pero mag-iingat ka sa pagmamaneho. Huwag kang masyadong magpapatakbo ng mabilis at baka madisgrasya ka. Opo. Tumigil muna siya sa tindahan bago lumabas ng kanilang bakuran. Mila, bati niya sa nakababatang pinsan. Kukuha muna ako ng kalahating kahang Yossi ha. Hindi na nakatanggi ang kinausap dahil hawak na niya ang sigarilyo. Huwag kang maingay kay inay ha. Pabayaran ko na lang pagbalik ko mamaya. Pinsan niya ang 18 anyos na dalagang si Mila. Kinuha ito ng kanyang ina sa probinsya para makasama sa bahay. Ngunit matured na ito kung mag-isip at kumilos. Bayaran mo ha? Baka kung hanapan ni Tia Bina ay mahirap na. Paalala ng teenager na pinsan. Oo, sige. Bye. Inilagay niya ang sigarilyo sa bulsa ng kanyang jacket sabay isinampay sa balikat. Napailing na lang tuloy si Mila sa kanya. Kung tutuusin, pwede sanang rumampa si CJ sa entablado bilang isang modelo. Ngunit para sa kanya, aksaya lang daw iyon ang oras. Mas gusto pa niyang kalikutin ang makina ng sasakyan kaysa buting tingin ang mukha sa kami-makeup. Sa malaki at magarang silid ng opisinang iyon, nakaupo si Senyora Agatha Soriano, presidente ng Soriano Group of Companies. Mistulang dugong bughaw ang matandang babae. At sa pagkakaupong iyon ni Agatha, bakas na may malalim siyang iniisip. At kahit sa ganoong sitwasyon, naroon pa rin ang pagiging composed niya na tatak ng isang tunay na aristokrata. Nasa early 50s na siya, mistisahin, maamo ang mukha at matangkad. At sa husay ng pagdadala ng damit ay larawan siya ng tagumpay at katanyagan sa larangang pinasok. Isang katok ang gumambal sa kanya. Hindi na naghintay ng sagot ang nasa labas ng pinto. Agad sumungaw ang mukha ng kaisa-isa niyang anak na si Gabriel. Ma! Pumasok ang isang makisig at matangkad na binata. Tumayo siya upang salubungin ang anak. Matapos niyang gawaran ng halik sa noo ay giniyan niya ito patungo sa bilog na mesa. You look bothered. Umupo sa isang silya ang binata. May problema ba? Diretsong tumingin sa mga mata ng anak si Agatha. Actually, may kaunting kinalaman ng Paradise Island. Tumayo si Agatha at lumakad patungo sa malaking bintana. Tumawag si Yuni sa akin kaninang umaga. Alam na pala ninyo. Humarap si Agatha rito. Akala ko pa naman si Eunice na ang babaeng pakakasalan mo. Ano na naman ba ang naging problema? Nagsalubong ang mga kilay ni Gabriel. Mama, masyadong spoiled brat si Eunice. Kung anong maisipan ginagawa. Hindi ko rin nagugustuhan ang pag-smother niya ng pagmamahal sa akin. Nakakasakal. She's always jealous of everything, of everyone. Hindi na normal ang ganun. Isa pa, wala siyang pinag-iba sa mga babaeng nakilala ko. Wala nang ginawa kundi magpaganda, mag-shopping, mag-travel at makipagsosyalan. Napaka-boring and very predictable. Paano nang pagbibenta ng mga salustiyas ng kanilang property sa Batangas para sa Paradise Island natin? Baka magbago ang isip ng mga yon. And what about the pending contract na dapat pirmahan ni Eunice sa ating Agatha Collection? Baka pati iyon maapektuhan. Hindi mangyayari yun.
Kailangan ng mga salustiyas ng pera para buhayin ang nalulugi nilang negosyo and they need to sell. Ngayon, kung aatras si Eunice bilang signature model natin, pwes, maghanap ng iba. Iho, I'm not getting any younger at gusto ko namang makita kang settled at masaya sa buhay. I want to see the niños and niñas running around our villa in Pangasinan. Walang kwenta ang lahat ng ito kung wala kang pamamanahan ng yaman, lahi at kultura ng mga Soriano. Taga Madrid ang namatay na asawa ni Agatha, mistisong Kastila na may halong Pranses ang bloodline. Bata pa si Gabriel noon at hindi na nito halos matandaan ang ama maliban sa mga larawan at istorya niya. Hindi na rin niya naisip ang mag-asawa pa. Iniukol na lamang niya ang panahon sa pagpapalaki sa anak at pagpapalago ng naiwang mga negosyo ng asawa at mga magulang nito. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos ay lumakad sa round table at umupo. Tell me, ano bang klaseng babae ang gusto mo at hanggang ngayon wala ka pang makita? Napatayo si Gabriel upang umupo sa tabi niya. Ma, I want someone with a lot of character. Parang kayo. A woman who is energetic and full of passion in anything she does. One who can love me for who I am. At hindi dahil sa kung ano ang pwede kong ibigay sa kanya. Obviously, interesado ang mga salustiyas na ako mapangasawa ni Eunice dahil nalulugi na ang kanilang mga negosyo. I want to fall in love. Pinatay ni Agatha ang sigarilyo sa marble na ashtray. You are 29 years old, Gabriel. 6 months from now, you will be turning 30. Gusto kong pagdating ng araw na iyon ay settled ka na. Ayokong isiping magiging bachelor ka forever. That will surely kill me. Tumayo si Gabriel. I know that, and I will meet the woman of my dreams soon. At pag nakita ko na siya, I promise you, I will marry her and have many children. Tumayo rin si Agatha at lumapit sa anak. When? I don't know when. Itinaas niya ang mga kamay sa ere. Kemal! To think na tayong dalawa lang sa pamilyang ito. Baka kamatayan ko na ang estado mong yan. Napabuga ng hangin si Gabriel. At saan naman kaya nito matatagpuan ang ekstraordinaryong nilalang na magpapatibok sa pihikang puso nito? Hindi umistart ang sasakyan ni Gabriel. Tinignan niya ang rilong pambisig. Batid niyang kung hindi aanda riyon, siguradong mahuhuli na siya sa lunch appointment. Ano, Meliton, hindi mo ba may start to? Sinubukan muli ng matandang driver, ngunit talagang may diprensya. Ayaw po eh. Isang bagong-bagong taxi ang nakita ng binata na papasok sa parking lot. Bumaba ang pasahero nito kaya mabilis na binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Bit-bit ang attaché case at ilang mga gamit. Ipaayos mo, hihintayin kita sa lobby ng intercon. Isinara niya ang pinto. Kung may problema, tawagan mo ko. Opo, sir. Sagot ng matanda. Taxi! Tumatakbong lumapit siya sa sasakyan. Napalunok si CJ nang makita sa rearview mirror niya ang magandang mukha ng kanyang pasahero. Intercon, please. Parang may bumara sa lalamunan niya kasabay ng malakas na pagtagundong ng kanyang dibdib. Sino bang hindi matutuliro sa lalaking sakay? Tila prinsipeng matikas sa pagkakaupo ito. Maputi at makinis ang kutis. May perpektong hugis ng ilong, almond brown eyes at mapupulang mga labi. Sobrang perpekto na kung iisipin. Mistulang hulog ng langit ang kakisigang iyon. Ganoon ang tipo ng mga bidang napapanood niya sa mga foreign films at nababasa sa mga fashion magazines. Ano kaya ang lahi nito? Sa tangos ng ilong ito ay mukhang taga-Europa. Ano kaya ang ginagawa nito sa Pilipinas? Dahil nga gwapo ang pasahero, panay ang sulyap niya sa rearview mirror. Maya-maya pa, napansin niyang naiinip ang sakay dahil sa tindi ng traffic. Kumana na kaya tayo? Suhestyon ng pasahero. Nagulat ang dalaga. Marunong magtagalog ang mamang inakalang foreigner. Mabilis na kinabig niya ang manibela sa kanan bilang pagsunod dito. Tapos kaliwa tayo and then dire-diretso na.
Pakibilisan lang, malilate na ako eh. Teka, matatas, managalog at walang puntong banyaga ang lalaki. Marunong din sa pasikot-sikot na daan papuntang Makati. Mukhang hindi foreigner. Matesting nga. Don't worry sir, I'll bring you to your appointment on time. Sabay sinulyapan niya ang pasahero sa salamin. Napangiti ito, mukhang na-impress sa kanya. Where did you learn to speak good English? In school, sir. Kumambyo ang dalaga sabay tinapakan ng silinyador. What are you taking up, if I may ask? Dati po, mechanical engineering pero nag-shift ako. I think building bridges, buildings, and roads is more exciting, although I dabble in car machines. Marunong kang gumawa ng sirang kotse? Nagbabaka sakaling tanong ng lalaki. Wala na kasi ang dating mekaniko dahil nag-abroad na ito. Oho naman, umi-extra din ako sa talyer sa amin. You are a very enterprising lad. Lad? Napagkamala na naman siyang lalaki. Kung kasing gwapo ng lalaki sa likuran, okay lang. Pero sa oras na iyon, gusto niyang malaman itong certified babaeng babae siya. Bago pa siya nakaprotesta ay nagsimula na muli ito. I'll tell you what. Sundin mo ko sa entrance ng intercon ng alauna. Patitignan ko sa iyong kotse ko para maayos mo. Is that alright with you? Sige ho. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Baka kasi magbago ang isip nito. What's your name? Tanong nito. CJ, sir. CJ Mascardo. Napangiwi siya dahil sa apelidong apelido pa lang. Lalaki na ang dating niya. Sir, pero ang totoong pangalan ko ho, si Listina. Ang pasahero naman ang nagulat. Napatingin sa side mirror ito upang mabistahan siya. My mistake. Okay lang ho. Lagi naman po akong napagkakamalang lalaki. Well, babae o lalaki, for as long as magagawa mo ang aking sasakyan, my offer still stands. Thank you, sir. Nakangiting tugon ni CJ. She's one hell of a lady. Bulong ni Gabriel sa isip. Hindi niya mapapasinungalingan na may bumangon na interes at kuryosidad sa dibdib niya sa kakaibang babaeng nagmamaneho ng taksing iyon. Eksaktong alauna ay binalikan nga ni CJ ang lalaki. Nakita niyang nakatayo na ito sa balwarte. Bahagya siyang bumusina habang paakyat sa rampa upang tawagin ang atensyon ng lalaki. Lumingon naman agad ito. Hindi dumating ang driver ko. Mabuti sinundo mo ko. Salubong sa kanya ng pasahero habang paupo ito. Tumawag sa akin si Mang Militon kaya puntahan natin sa building ng opisina namin. Sa Ortigas tayo. Sa Soriano 2 building, ipasok mo sa parking area sa basement. Kahit malapit lang ang biyahe, humahaba dahil nga sa traffic. Sa pagkakataong iyon, hindi ito kinakitaan ni CJ ng pagkainis o pagkainip. Naidalangin pa nga niya na sana ay madagdagan pa ang traffic para mas matagal pa silang magkakasama nito. Nag-iba ang kaninang formal na pananalita nito. Iyo ba ang taxing to? Nagiging personal na ang tanong ni Gabriel. Lalong kinilig si CJ sa ipinakikitang munting interes sa kanya. Ngayon niya pinagsisihan ang hindi pagsunod sa inang magbihis ng kaswal. Marahil, lalong magkaka-interes sa kanya ito. Hindi po sir, sa father ko. Bakit ikaw nagmamaneho? May sakit siya ngayon at walang ibang pwedeng magmaneho sa aming magkakapatid. Eldest kasi ako at ako lang ang marunong mag-drive. You are a very peculiar lady, CJ. Sabi rin ng nanay ko, kakaibang araw ako. Peculiar but amusing. Pagtatama nito. Na-amuse sa kanya ang pasahero. Kailangang malaman niya ang pangalan nito. Eh sir, tinanong ninyo ang pangalan ko at sumagot naman ako. Pero ako, hindi ko alam ang pangalan niyo. Gabriel Soriano III. Napalunok ang dalaga. Teka, nababasa ko na ang pangalan ninyo ah. Saan nga ba? Ah, alam ko na. Kayo yung bachelor at large. The eligible bachelor na laging napifeature sa mga Metropolitan magazines, di po ba? Ako nga. Soriano?
Ibig sabihin ho ba, kayo rin ang may-ari ng building na pupuntahan natin? Yes. Simpleng tugon nito. Naloka siya. Imagine, celebrity pa ang pasahero at hindi basta-bastang sikat lang. Most sought after pa. Kung hindi niyo mamasamain, sir, how does it feel to be rich and famous? Curious lang ho kasi ako eh. Tila naaliw ito sa inosenteng tanong niya. Being rich and famous feels good. It has its advantages too. May freedom kang gawin ng anumang bagay. Bilhin ang kahit na anong maibigan. At pangit mang pakinggan, ibang nagagawa ng taong may pera. What do I feel about being famous? Let me see. Well, I feel good. And I feel bad. Bakit naman ho? Pasulyap-sulyap siya rito sa rearview mirror. I feel good because I get the best seats in the best restaurants. I am admired and people treat me well. I also feel bad dahil kalkulado lagi ang mga kilos ko at hindi pwedeng magkamali. Everything I do is recorded dahil maraming mga matang nanonood sa akin. In a way, I don't have the kind of freedom that ordinary people like you have. Kung tutuusin, mas gugustuhin ko pang isang simpleng buhay with simple joys. Pero I don't have a choice. Kasama nang mga ito sa aking pagiging isang Soriano at anak ni Agatha Soriano, one of the 10 most outstanding women of the year. Gumuhit ang munting lungkot sa mukha nito. Nako, sir, huwag na ninyong gustuhing maging katulad ko. Hindi makatarungan sa itsura ninyo at lalong hindi kaiga-igaya ang maari ninyong maramdaman. Kung hindi nga dahil sa pamilya namin, hindi ako tatagal sa hirap na to eh. Napangiti si Gabriel. Dati kapag ma-traffic, naiinis ako. Pero ngayon, hindi ko nararamdaman yun. You are a very interesting person, CJ Mascardo. Thank you, sir. Bumaha ang galak sa puso ni CJ sa tinura nito, lalo tuloy siyang ginanahang magmaneho. Mabuti na lang at sa basement siya nagtatrabaho. Kung hindi, siguradong sasakit ang ulo niya sa init ng araw sa labas. Mabuti na yung nagkukumpuni ng sasakyan kaysa umikot-ikot siya para makakuha ng pasahero. Tutal naman, madalang pa ang tao sa daan dahil karamihan nasa kani-kanilang opisina. Matagal pa ba yan? Tanong ng matandang driver. Sandali na lang, Manong. May maluwag na tornilyo lang pala. Kumuha siya ng panyo sa bulsa ng pantalon upang punasan ang pawis sa kanyang noo. Chine-check ko na tuloy ng gusto, baka may iba pang deprensya. Kinuha ni Mang Meliton ang isang kahang sigarilyo. Inalok muna siya nito. Sige ho, meron ako rito. Sabay kuha ng isang stick sa bulsa ng jacket at sinindihan iyon. Matagal na ho ba kayong driver ng amo nyo? Sinindihan ni Mang Meliton ang sigarilyo bago sumagot. Mula pa nang makagraduate sa Amerika ang batang yan, driver na nila ako. Mabait ang mag-ina, strict nga lang si Senyorita Agatha. Mukhang ang mabait at hindi mata pobre. Sigunda ni CJ. Pinapaaral pa nga ni Sir Gabriel ang panganay kong anak eh, kaya hindi ko masabi na kailangan kong umuwi sa Visaya. May sakit kasi ang asawa ko. Eh di magpaalam kayo sa kanya, siguro naman maiintindihan niya kayo. Binaligtan ni CJ ang ginagawa. Nahihiya ako dahil wala akong makitang karelyebo. Ayoko namang kumuha ng basta-basta at baka kung anong kalukuhan ang gawin, nakakahiya rin sa kanila. Wala naman akong magawa dahil tumawag kagabi ang hipag ko. Kailangan na raw ako umuwi sa Lunes para madala na sa ospital ang asawa ko. Napatangu-tangu siya. Malaki silang magpasweldo. 14 ang ibinibigay sa akin bukod pa sa paaral ang anak ko. Sagot din nila ang ospital at gamot kapag may sakit ako. Libre ang pagkain at tirahan. Siguro kahit 10,000 ay pwedeng ibigay sa isang baguhan. Lumapit sa kanya ang matandang lalaki. Ikaw, baka interesado ka. Mahina naman ngayon ang pasada ng taxi eh. Napatingin siya sa matandang driver. May katwiran ito. Dahil sa tindi ng traffic at hirap ng ekonomiya, humihina ang kinikita niya. Isa pa, naalala niya ang sinabi ng ina na maaari nang magmaneho ang kanyang ama. Kung makakapagtrabaho siya bilang driver, sandali lang ay may pang-tuition na siya. Siguro naman,
babalik agad ng matanda mula sa Visaya. Mabuti na lang at inalok siya nito ng trabaho. Interesado ako kaya lang tanggapin kaya nila ako. Pinagkakatiwalaan ka, di ba? Ibig sabihin magaan ang loob sa'yo ni Sir. Sige ho, nakangiting sagot niya. Pagbutihin mo ang pagkukumpuni ng sasakyan ng amo ko. Kapag nasiyahan si Sir, hindi yan tatanggi sa rekomendasyon ko. Kailan ho ba ang balik niyo? Tanong muli niya. May sakit sa baga ang misis ko at gusto kong matiyak na magaling na si Emma bago ako magtrabaho ulit dito sa Maynila. Eksaktong-eksakto sa timetable ni CJ. Talagang hulog ng langit ang pagkakasakay ni Gabriel sa kanyang taxi. Ibinigay niya ang cellphone number niya at iniabot sa matandang driver. Ito ho ang number ko. Kung sakasakali, pakitawagan na lang niyo ko. Matangkad ka nga pala. Sabi ng pamilyar na tinig na iyon, nang humarap si CJ ay nasa tabi na niya si Gabriel. How tall are you? Nagulat siya kaya natatarantang pinunasan ng basahan ang madumi niyang mga kamay. Kung pwede lang tignan ang mukha sa salamin, ginawa na niya upang masigurong maayos at walang grasa iyon. Sir, 5 feet and 11 inches ho. Oh, I'm only 2 inches taller. Pagkatapos, lumipad ang mga paningin nito sa ginagawa niya. Oh, tapos na ba ang kotse ko? Gawa na ho, sir. Halos pabulong na sabi niya. Nakukonsus kasi siya dahil ngayon lang niya ito nakatabi. Nakita ni Mang Meliton ang amo mula sa malayo kaya humahangos na lumapit ito. Sir, gusto niyong testingin ko. Sabi nito. Sige nga. Matuling umupo ang matandang driver upang buhayin ang makina ng kotse. Isang click lang, umandar na. Good! Isang kaakit-akit ng ngiti ang pinakawalan ni Gabriel mula sa mga labi nito. Pakiramdam ni CJ ang ngiting iyon ang pinakahihintay niya. Dahil doon, tila naalis ang lahat ng pagod at mananakit ng kanyang likod. Kung ganito ba naman ang premyo niya sa isang oras na trabaho, sino ba namang aayaw na magbanat ng buto? Binunot ni Gabriel ang pitaka mula sa pantalon, kumuha ng isang dibong papel at iniabot kay CJ. Malaki iyon. Kung tutuusin, kung ipapasada niya ang oras na iginugol, may posibilidad pang maaksaya ang kanyang gasolina nang wala namang pasahero. Thank you, sir. Thank you rin. Akmang sasakay na sa kotse si Gabriel na magkatinginan sila ni Mang Meliton. Sir. Ani Mang Meliton. Pumihit ang malaadonis na katawang iyon. Bakit? Pwede po ba kayong makausap sandali? Bakit hindi? Alam ni CJ na magpapaalam na ang matanda at pihong irerekomenda na siya nito kaya nahihiyang nagpaalam siya. Tinitigan muna siya nito ng mabuti bago tumango. Tila may gustong sabihin sa kanya, ngunit napigil lamang sa kung anong dahilan. May lungkot siyang nadama sa kanyang paglisan sa Soriano 2 building dahil hindi niya tiyak ang mangyayari. Idinalangin na lang niya na bigyan pa sila ng pagkakataong magkasamang muli ng binatang Soriano. Ngunit mukhang malakas siya sa taas dahil kinabukasan din ay tinawagan siya ni Mang Meliton. Pinapag-report daw siya ni Gabriel sa bahay ng mga Soriano sa Alabang at hindi niya mapigilan ang kaligayahang nag-uumalpas sa kanyang dibdib sa balita na iyon. Malaki ang bahay ng mga Soriano. Hiningan siya ng ID ng gwardiya sa labas ng gate at itinawag muna sa loob bago tuluyan siyang pinapasok. Isang di-uniforming maid ang nagdala sa kanya sa veranda kung saan umiinom ng kape ang mag-ina. Parang may tambol sa pusong humakbang siya papalapit sa mga ito. Napamangha siya sa kagandahang bumuglaw sa kanyang paningin. Kahit nakatagili dito, halata pa rin ang banat na banat na malapor sila ng kutis ni Agatha Soriano. Mukhang ang istrikta ang matandang babae. Unti-unting lumingon ang mukhang iyon. Halos magkasabay pa ang mag-ina. Senyora, ang hinihintay na driver ni Senyorito Gabriel. Good morning po. Bati ni CJ. CJ. Bati ni Gabriel. Maupo ka. Matama siyang tinitigan ni Agatha.
Waring pinag-aaralan ng kanyang kilos. Kahit alanganin siyang umupo sa bakanting mamahaling upuan ay tumalima siya. Mama, siya si CJ, ang enterprising taxi driver na nasakyan ko nung isang araw. Inirekomenda rin siya ni Mang Meliton sa akin para maging personal driver. Marunong din siya sa makina ng kotse. I thought CJ was a man. Nagtatakang tinignan ni Agatha ang anak. Does it matter? Anang binata. Not at all. At saka dinalingan ng matandang babae ang dalaga. Si Gabriel na ang bahala sa iyo, iha. Sige po. Marahang tumayo si Agatha at lumakad patungo sa isang silid. Nang maiwan sila, inalok siya ng kape ng kaharap, ngunit tumanggi siya. Dinala mo ba ang ID at license mo? Yes, sir. Iniabot ni CJ ang inihandang requirements na isinilid niya sa isang puting letter envelope. Bahagyang tinignan ni Gabriel ang mga yon bago nagtaas muli ng muka. Hindi mawari ng binata kung bakit nahulog agad ang kalooban nito sa kaharap. Hindi likas dito ang basta-basta na lamang magtitiwala sa isang taong hindi nito kakilala. Ngunit iba ang dating ng dalagang ito. Marahil ay iba ang klase ng kumpiyansang nakikita nito kay CJ. Kagaya ng matatag ito sa mga hamon ng buhay, tulad ng ina nito. Paano ang pag-aaral mo? Hindi naman ho ako naka-enroll talaga ngayon dahil kapos kami. Mag-iipon ho muna ako at siguro eksakto lang ang pagbabalik ni Mang Meliton. Pwede na uli ako mag-aral. Hindi nagkamali si Gabriel. Bukod sa strength of character, may direction pa ang dalaga. I'm sure sanay ka sa mga kalsada ng Ortigas, Makati at saka Manila. Opo. What about provincial trips? Nakapagmaneho na ho ako papuntang Quezon, Laguna, Baguio at Batangas. Good. Matama siyang tinitigan ng binata. Kakailanganin natin pumunta sa Batangas. Sir, gusto po ba ninyong kumuha ko ng NBI clearance? That won't be necessary. Wala naman sa itsura mo masamang tao. Pangiting sinabi ng binata. Muntik nang mapabuntong hininga si CJ sa nakamamatay ng ngiting iyon na naging ilusyon niya magmula nang makilala niya ito. 10,000 ang starting salary mo. Kung mahusay ka, pwede ko pang dagdagan. Lunes hanggang Sabado ang trabaho. Day off mo tuwing Linggo. Tanggap na po ako? Oo. You don't have to live here. Pero kung may lakad akong gagabihin, pwede mong gamitin ang isang bakanteng silid dito sa main house. Kung hindi ako uwi rito at sa condo unit ako, may spare room doon. Siya nga pala, bago ko makalimutan, ikaw ang in charge sa pagme-maintain ng mga sasakyan sa main garage. Kung may kukumpunhin at may oras ka rin lang, bibigyan kita ng extra bukod pa sa iyong sweldo. Maliwanag ba? Salamat po ng maraming marami. Huwag kayong mag-alala. Pagbubutihin ko ho ang trabaho ko. Mabuti naman. Sa Monday, dapat alas 6 na umaga andito ka na. Kung pwede, medyo formal ng kaunti ang isuot mo. Magbabarong din ho ako tulad ni Mang Meliton. Hindi ho ba see-through yun? Namimilog ang mga matang na pasulyap pa sa kanyang harap ang dalaga. Natawa si Gabriel sa reaksyon niya, sabay hinagod ang batok nito. Hindi. Simpleng slacks at blusa lang. Pasusukatan kita ng uniformeng babagay sa'yo. Ang house manager naming si Melly ang bahala roon. Tumayo na ito. Alright, see you on Monday then. Thank you po uli. Masayang tugon niya. Marahil ito na ang simula ng kaganapan ng kanyang mga pangarap. Lunes ng umaga, kaharap ni CJ ang isang may edad na may katabaan at mistisahing babae na sumalubong sa kanya pagpasok niya sa tahanan ng mga Soriano. CJ? Anito. Ako nga po. Hinagod siya ng tingin na matandang babae mula ulo hanggang paa. Ito ang kauna-unahang pagkakataong hindi siya naging komportable sa bahay na iyon. Kahit kay Agatha Soriano ay hindi niya naranasan ang mapanuring panunukat sa kanyang pagkatao. Ako si Melly, ang house manager ng mga Soriano. Paghatid mo kay Sir Gabriel at wala na siyang iuutos sa iyo, bumalik ka rito. Darating ang modista ng pamilya. Ipinadisenyo ko na sa kanya ang uniforme mo. Maliwanag ba? Formal na sabi ng babae. Yes, ma'am.
Sa susunod, sa garahe ka na maghintay kay Senyorito Gabriel. Ipinagbabawal ko ang mga empleyadong pumasok sa main house. Pwera lamang kung ipinatatawag kayo ng senyorito o senyora. Ngayon, kung wala ka nang itatanong pa, pasasamahan kita kay Flor. Kunin mo na tuloy ang iyong almusal. Parang gustong maniit ni CJ, ngunit nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Total, hindi naman siya palagi sa bahay na iyon kundi sa kalye. So, hindi niya palaging makakasagupa ang mataray na babae. Nagulat si Gabriel nang bumuglaw sa mga mata nito ang ayos ni CJ. Nakaladlad ang mahaba't makintab na buhok niya. Beige ang suot na pantalon at off-white naman ang short sleeve na blouse. Simpleng-simple, ngunit may dating. Kung tutuusin, mas mukhang ang sekretary ang dalaga sa halip na driver lamang. Lihim na humanga si Gabriel sa kagandahang iyon na nasa harapan nito. Pagkatid mo sa akin sa opisina, hintayin mo ko. May late breakfast meeting ako sa Makati. Sabay na tayong uuwi sa bahay. Sabi ng binata habang umuupo ito sa likuran ng sasakyan. Binuhay na ng dalaga ang makina ng sasakyan. Yes, sir. Tamang-tama, pasusukatan ako ni Ma'am Melly ng uniform. That's good. Eh, sir, huwag mo kayong magagalit sa akin ho ah. May itatanong lang ako sa inyo. Ano yun? Ganoon ho ba talaga si Ma'am Melly? Paanong ganun? Ulit ng lalaki. Yung parang gusto kong kagatin sa leeg. Prank ang sabi ni CJ. Intense lang si Melly. Intense nga ho na parang bagyo ang presensya. Nakakasindak. Ang kaninang ngiti ng binata ay nagkaroon ng tunog. Nasisihang panoorin ng dalaga ang namumulang mukha nito. Tama na, sir. Hindi na yata kayo nakakahinga sa katatawa eh. Sagutin ko pa. You're so silly. Namumula na ito nang tumigil sa pagtawa. The only person who can make me laugh this early. Na-feel ho ba nyo? Kaya nyo ako napiling driver? Aside from other reasons, yes. Eh, sir, ibig ba sabihin nun tingin nyo sa akin, clown? Pinipigil ni Gabriel ang pagbabantanan naman itong pagtawa ng malakas. Slight. Okay, fine sir. At least alam kong masaya kayo kapag kasama niyo ko. Napangiti si Gabriel. Baka nga, pag nawala ka, hanap-hanapin kita. Ikaw rin. Parang tinudla ang kanyang puso. May gusto na nga yata siya sa kanyang amo. Kaya lalong nadagdagan pa ang sigla niya sa kanyang ginagawa. Talagang pinarush ni Melly ang uniforme ni CJ upang magkaroon ng representasyon si Gabriel sa kaarawan ni Ginang Salud sa Lustiya. Dalawang sets ng uniforme ang ibinigay sa kanya ng matandang babae. Nasa pale side ang kulay at babaeng babae ang dating, pati na ang mga tabas. Gagabihin sila, kaya itinuro sa kanya ng matandang babae ang silid na kanyang tutulugan. Dito siya nito pinagbihis upang ihanda ang sarili sa lakad nila ng binata. Tinignan ni CJ ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi niya nakilala ang sarili dahil babaeng babae ang kanyang dating. Bumagay sa kanya ang silk na long sleeve blouse na umabot ang haba hanggang hita. May mahabang straight skirt na may bahagyang slit. Tila Vietnamese inspired ito. Mahigpit na ibinili ni Melly ang maglagay ng bahagyang makeup at ayusin ng mabuti ang kanyang buhok. Binigyan pa siya ng pulbos at lipstick nito. Umiinom siya ng kape sa malaking garahe nang malanghap niya ang mamahaling pabangong panlalaki. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng halimuyak na iyon hanggang sa matagpuan ang kanyang paningin si Gabriel. Kahit na mahusay na manamit ang binata, nagulat pa rin siya sa ayos nito. Maganda ang napiling tabas at kulay ni Gabriel. Naka-nero color na dark beige ito at dark brown na pantalon. Nakaayos din ang buhok at halatang bagong ahit. Tumayo siya upang magbigay galang sa pinaglilingkuran. Good evening, sir. Hinagod siya ng paningin ng binata mula ulo hanggang paa at saka ibinalik sa mukha niya ang mga mata nito. Bakas ang paghanga nito na hindi nangiming isatinig. You look great. Thank you, sir. Sagot niya habang nag-uunahan na naman ang kabog ng kanyang puso. Let's go. Yaya ng binata sabay hakbang nito papunta sa loob ng sasakyan. Nilakihan ni CJ ang kanyang hakbang upang maunahan niya itong magbukas ng pinto. Sa bahay tayo ni Nayunis sa Lustiya. Pagdating doon, ipark mo ang sasakyan sa pribadong parking area.
Makikita mo naman na may isa pang gwardiya roon. Sabihin mo na akong may-ari ng sasakyang ipapasok mo. Yes, sir. At pinaandar na ni CJ ang sasakyan. Kung sakaling sumunod sa akin si Eunice, huwag kang aalis sa iyong pwesto. Maliwanag? Bakit? Ano bang inaasahan ng binatang gagawin ng babaeng yun at para kung sundalong binibigyan ng instruksyon? Tanong niya sa isip. Kayo po ang bahala. Sa entrada pa lamang ng kalye, nakita na ni CJ ang magagarang kotse na nakaparada sa daan. Nagkikislapan ng mga ilaw sa labas ng bakuran ng mga salustiya. May mga media people na nasa labas ng main door ng bahay na pawang naghihintay ng mga importanteng panauhin. Kahit ninenerbiyos sa dami ng mga press people at kamerang nakatutok sa kanila, kunway kalmadong binuksan ng dalaga ang pinto ng kotse ng kanyang amo. Habang nagkikislapan ng flashbulbs ng mga kamera, saglit niyang pinagmasdan ang kaswal na sagot ni Gabriel sa mga tanong ng reporters. Mr. Soriano, are you setting another trend by hiring a lady driver? No, she just happens to be a good driver, that's all. Anito. Totoo pala talaga ang sinabi sa kanya ni Gabriel. Basta celebrity, pinanunood ang bawat kilos, balita ang bawat mapuntahang pagtitipon, at binabalandra ang bawat pagkakamali. Mas maswerte siya dahil ordinaryo siyang tao na may kalayaan sa anumang maisipang gawin. Nagulantang si CJ sa pagkakaidlip sa loob ng kotse sa tinig ng isang galit na babae. Gabriel, for crying out loud, what's the matter with you? Tanong ng isang mataas, mistisa at magandang babaeng nakasuot ng lavender na miniskirt. Akala ko you'll be over your bad mood and you'll be crawling back to me in no time at all. Pero hindi ganun ang nangyari. Hindi ka naman dating ganyan ah. Tanong muli ng babae sabay pinigilan ng binata sa muling paghakbang nito. Marahang hinawi ni Gabriel ang kamay nito. We've talked about this, Eunice. I don't want to hurt you. Pero mas mabuti nang maging honest ako sa'yo. Hindi ko na matagalan ang ugali mo. Nakakasakal ka ako magmahal at masyado kang selosa. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan ng pati family friend ng pamilya namin ay iwayin mo. You are too much, Eunice. At magiging miserable lang ang buhay natin kung itutuloy pa natin ang pagpapakasal. Hinapit ng babae ang binata. Ikaw ang gusto ko. One thing is different from loving. Malamig na inilayo ni Gabriel ang sarili rito. Is there someone else? Naniningkit ang mga matang tanong ni Eunice. No. Nang kumilos si Gabriel papalapit sa sasakyan, noon napansin ng babae ang dalagang nakatingin sa kanila. Lumapit ito sa kinauupuan ni CJ. Sino ang babaeng ito? Paki-explain. Pumihit ang katawan ng binata. She is my personal driver. Nakapamewang si Eunice. Personal driver? Sinong niloko mo? May driver bang babae? Meron. Ang driver ko. Pamimiloso po ni Gabriel. Mabilis na kumilos ang mga kamay ng babae. Pinuksan nito ang pinto sa may driver seat at saka pinitsarahan ng dalaga. Hoy, driver daw, bumaba ka nga dyan? Eunice, ano ba? Pinigilan ni Gabriel ang nagwawalang babae ngunit ayaw paawat nito. Kalmadong tumayo si CJ. Namilog ang mga mata ni Eunice na ma-realize kung gaano katangkad ang dalagang hinamon. Napalunok ito. Nagbabanta ang mga matang tinitigan ng dalaga ang kaharap habang inaalis ang kamay na iyon sa kanyang damit. What can I do for you, ma'am? Nang makawala siya sa pagkakahawak ni Eunice, banayad na tinabig ang kamay nito. Kahit medyo nasindak sa laki niya, mahalaga pa rin sa babae ang pride nito. Namumula sa galit na hinarap nito si Gabriel. Nag-i-English pa? Pwede ba? Huwag kang mandamay ng ibang tao. Humakbang ang binata. Let's go, CJ! Akmang papasok na sa loob na sasakyan ng dalaga nang bigla siyang hatakin ni Eunice. Kumilos ang kamay nito upang padapuin sa pisngi niya. Ngunit mabilis ang reflexes ni CJ. Palibhasa ay nagtetekwando siya. Tuling masalag niya ang tangkang pagsampal nito sa kanya. Hindi pa rin nadala ito at buong lakas na ikinilos ang kabilang kamay. Napatakbo si Gabriel upang awatin ang dating nobya. Eunice!
Nasalag muli ni CJ ang kamay ng babae at ginantihan iyon ng higit na lakas. Sa isang iglap, na itulak niya ito. Huwag kang magkakamaling, saktan ako. Personal driver lang ako. Ngayon kung gusto mo ng away, pagbibigyan kita. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni CJ. Matuling humakbang ng isang paa niya patalikod at pumorma ng stance na pang-combat. Nasindak si Eunice dahil mukha ngang papatulan na ito ng kaharap. Sige, lumapit ka, pero walang sisihan. Babala ng dalaga kay Eunice upang lalong malaman nitong seryoso siya. Naggagalit-galitan na lamang ang babae upang hindi mahalatang sinapian na rin ito ng karuwagan. Magsama kayong dalawa! Talaga! Buong tapang natugon ni CJ. Umatras ang kalaban at nagmamadaling umalis. Nang makalayo na ito ay saka lamang umayos ng pagkakatayo si CJ, namamanghang lumapit ang binata sa kanya. Nagma-martial arts ka ba or was that a bluff? Sir, nagte-taekwondo ho talaga ako. Boy, hindi ko alam na may bodyguard din pala ako. Tinapik siya ng binata sa balikat. You have saved my life. Gumapang ang munting minig sa buong katawan ni CJ. Kahit iyon lang, pakiramdam niya parang niyakap na rin siya nito. Anytime, sir. Oh, paano? Lumakad na tayo. Nakangiting wika ni Gabriel matapos itong tumango. Masiglang sumakay sa kotse ang dalaga. Isa na naman iyon sa mga pangyayari na lalong naglapit sa kanilang dalawa ng gwapo nitong amo. Sa isang bar sa Marcos Highway sila humantong ni Gabriel. Ayaw pa kasi umuwi ng lalaki at gusto munang magpalipas ng oras. Maya-maya, umorder na sila ng dalawang malalamig na beer, calamares at sisig. Dumausdos sa pagkakaupo ang binata. This is what you call simple life. Simple joy. Ito ang namiss ko. Kahit hindi sabihin ng kausap, huli agad ng dalaga na tila nag-uumpisa ng mabagot ang binata sa rutinary lifestyle nito. Sinuklay nitong ang buhok ng mga daliri habang nakatingin ito sa mga bituin, isang mannerism na kaiga-igayang pagmasdan. Maya-maya, nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Nagsalubong ang mga kilay at naniningkit ang mga mata nito. Tila may malalim na iniisip. Matagal na rin itong tinatago ang mga hinain nito sa buhay. Bakit ganun ang tao ano? Kapag mahirap ka, gusto mong maging mayaman. Ibinaling nito ang paningin sa dalaga. Kapag mayaman ka, iba naman ang problema mo sa buhay. Tulad ko, I feel so trapped and lonely inside. Lumaki akong walang father figure dahil bata pa ako nung mamatay ang papa ko. Kahit alam ko mahal ako ni mama, hindi pa rin buo ang pamilya namin. Tahimik na pinakikinggan ni CJ ang kanyang amo. I don't even know who my friends are. Muli itong tumingin sa langit. I feel so trapped sa mundong para sa akin ay mababaw na hindi ko naman pwedeng iwanan dahil I was born with it. Ngayon nauunawaan ni CJ ang katamlayang nasa likod ng kalmadong mukha nito. Sa kabila ng kayamanan ng lalaking kanyang hinahangaan, nahabag siya rito. Mabuti pa siguro ang kanyang kalagayan dahil may pamilya siya. May mga tunay na kaibigan at higit sa lahat, masaya siya dahil malaya niyang nagagawa ang anumang maibigan. Ang kakulangan lang marahil na maituturing ay ang material na mga bagay. Kung pwede lang sanang sabihin niya kay Gabriel na hindi ito nag-iisa. Naroroon siya para dito. Kahit na anuman ang mangyari ay hindi niya ito pababayaan. Ngunit paano niya ito maisasatinig nang hindi niya maisisiwalad ang tunay na damdamin? Alam mo, may naisip ako. Pagkuway sabi ng binata. Ano ho yun? Tanong naman niya. Ano kaya kung samahan mo ko? Anito, malambing ang tinig na iyon na muntik na namang maging dahilan upang lumipad ang puso ng dalaga. Saan ho? Sa interesting life. Hindi ko kayo maintindihan, sir. Places I have never been to before, ma-experience ang buhay ng isang ordinaryong tao. Ganun. And don't call me sir kung tayong dalawa lang. Tawagin mo na lang akong Gabriel, okay? Marami na palang mga bagay ang namagitan sa saglit na pagkawala ng kanyang sarili. At kahit na bumalik ang kanyang kamalayan, hindi na rin niya maunawaan kung bakit biglaan naman ang desisyong iyon ni Gabriel.
Nagpapatawag pa ito sa kanyang pangalan. Hindi ho ba nakakahiya kung Gabriel lang itatawag ko sa inyo? Pangiwi ang mga labi ni CJ. Natawa ito sa reaksyon niya. Bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Nagulat lang ho ako. Pinipilit niyang tumingin ng tuwid sa mga mata nito. Hindi nga niya alam kung paano niya nagawa iyon. Basta ang alam niya, hindi maaaring mahalata ng binata na bigla siyang no-conscious dahil sa suhestyon nitong tawagin ito sa pangalan. At kung ayaw mong sisantihin kita, alisin mo na rin ang ho at kayo in between your sentences para tuloy akong tumatanda sa iyo niyan eh. Kumurap-kurap si CJ. Oh, sige na, game. Wala hong ho at opo at pati na rin ang kayo. Gabriel kung Gabriel. Okay na. Pero yung sinasabi niyong, I mean, mong places? Paki-explain? Gusto kong makapunta sa mga simpleng lugar. Gusto kong kumain sa turo-turo, umistambay sa bilyaran, pumunta sa Quiapo at Divisoria or whatever. Kumikislap ang mga mata ni Gabriel habang sinasabi iyon. Nahaplos ni CJ ang kanyang batok. Hindi pa naman natin nauubos ang beer pero bakit parang lasing ka na? Actually, I've never felt saner and more sober in my life. Ngayon lang, CJ. Kailangan kita. Makakatanggi kaya siya. Kailan mo balak? ASAP. Itinaas ni Gabriel ang beer mug. Sumunod naman siya. Kumalansing ang kanilang mga baso na nagbabadya ng isa na namang kakaibang karanasan sa buhay. Kinabukasan, iyon nga ang ginawa nila ni Gabriel. Nakipag-meeting lang ito ng umaga at pagkatapos ay nagbihis na ito ng ordinaryong kasuotan. Puting t-shirt, itim na shorts, itim na cap at chinelas. Pero kahit yata ganoon lang ang suot ni Gabriel, ay nag-uumapaw pa rin ang naiibang karisma nito. Sumakay sila ng jeep. Pagkatapos ay sumakay rin sila ng LRT para magpunta sa Divisoria. Pero bago iyon ay kumain daw muna sila. Sa isang maliit na restaurant sa Chinatown, dinala ni CJ ang amo. Nakakain na siya roon minsan, kasama ang mga kapatid at pinsang si Cora. Garantisado ang sarap ng pagkain at very affordable pa ang presyo. Pagkatapos kumain ay naging mahaba ang araw na iyon para sa kanilang paggalugad sa Chinatown at Divisoria. Puno na ang kanilang mga kamay ng mga supot ng pinamili, kaya tumawag na sila ng taxi pauwi sa kondo. Inaayos ng dalawa ang maraming pinamili sa sala. Hindi ko alam na sobrang mura sa Divisoria, anang binata. Kung marunong kang tumawid at hindi ka madudukutan, oo. Sagot ni CJ habang inilalabas ang isang supot na punong-puno ng mga laruan. Kanino ba ibibigay ang mga ito? Sa orphanage. Anang lalaki. Sa orphanage? Gulat ang bumadha sa mukha ni CJ. Every Christmas, talagang nagbibigay kami ni Mama ng mga regalo sa aming paboritong institution. Kadalasan, ipinabibili lang namin. Pero ngayon, gusto kong akong mamili kahit malayo pang Pasko. Besides, I like the adventure. Lalo pang humanga si CJ sa binata. May puso rin pala ito sa mga less fortunate. Bakit may mga dusters ka pa? Tanong niya nang mapansin ang mga damit. Para naman sa home for the aged. Anito. Is this a perfect man or what? Naisip ng dalaga. Paanong nasalong lahat ng nilikhang ito ang magandang muka, magandang ugali, yaman at edukasyon? Tila wala siyang makitang kapintasan nito. O baka naman kaya hindi lang niya makita dahil puro magaganda lang ang gusto niyang tignan. Kung ganoon, pagsasama-samahin ko sa dalawang malaking bag para madali mong ma-identify. Total mukhang umpisa lamang ito ng mga expeditions natin eh. Inabot ni CJ ang isang supot na nasa tabi ng bintana. Hindi sinasadyang dinampot din iyon ni Gabriel. Kaya napadaiti ang kamay nito sa kamay niya. Agad naman siyang napapitlag dahil sa mataas na boltahe ng kuryenteng sumuot sa kanyang sistema. Sorry, anang binata at saka binitawan ang supot. Okay lang, kaswal na sagot niya. Sayang, sa loob-loob niya. Madalas ay natatawa siya sa sarili. Marahil kung may tinig ang kanyang isipan, matagal na siguro siyang nabuho ng kanyang amo. Ano kayang iniisip nito sa kanya? Matay man niyang tignan ang katabi,
wala namang klarong indikasyong interesado rin ito sa kanya. Siguro para dito, kaibigan siya. Ngunit kaligayahan niyang isiping pwedeng maging sila balang araw. Kay sarap pangarapin magiging Celestina Jana Mascardo Soriano siya. Sosyal na, astig pa. Muntik nang mabulunan ang dalaga sa narinig. Anong sabi mo? Anya kay Gabriel. Pus na nilang ayusin ang mga pinamili noon at kasalukuyang kumakain. Sabi ko, kailan mo ko kukumbidahin sa bahay niyo? Ulit ni Gabriel, hindi inaalis ang pagkakatingin sa kanya. Bakit? Kasama kita araw-araw pero hindi ko kilala ang pamilya mo. Isa pa, curious ako. How is it with simple folks? Wala akong idea. Hindi naman sa ginagawa ko ring adventure ang pamilya mo. It's just that I want to meet a real family with real people in it. Do you mind? Sinserong idiniklara nito na hindi mapapasubalian ang kasabikan nito. Bakit hindi? Kailan mo gusto? Sa Friday, kung okay sa'yo at sa pamilya mo. Okay lang yon. Kung gusto mo, maghapunan pa tayo sa amin eh. Call. Nabigla yata siya sa kanyang suhestyon. Naloko na. Mahihiya yata siya sa estado ng kanilang buhay. Pero pumayag na siya kaya hindi na siya makaka-atras pa dahil iyon ang mas nakakahiya. The next day pala, pupunta tayo sa Batangas. So bring extra clothing. Baka mag-overnight tayo ron. Marami kasi akong aasikasuhin. Sige. Sagot niya kahit nasa isip niya ay hindi niya tiyak kung paano magre-react ang kanyang mga magulang. Pagmamaneho, okay lang. Pero ang makasama ang among lalaki sa isang mahabang biyahe at mag-overnight, hindi niya alam. Bakit natahimik ka? Napansin ni Gabriel ang biglang pananahimik niya. Will there be any problem? Wala naman. Tumayo siya upang iligpit ang mga pinagkainan. Mabilis naman siyang pinigilan ng binata. Ako na, tapos ng trabaho mo at yun ang pagmamaneho. Hindi nasakop ng job description mo ang maghugas ng pinggan. Tatanggi pa sana siya, ngunit sino ba naman ang makakapagsalita pa kung ganoong nakahawak sa braso niya si Gabriel? Siyempre, enjoy na enjoy siyang ninanamnam ang init ng palad nito. Wala siyang nagawa kundi pagmasdan ang nakatalikod na binata habang naghuhugas ng pinggan. Ayaw nitong magpatulong kahit sa pagtutuyo ng mga pinagkainan. Sanay naman daw itong magtrabaho dahil nag-aral nga ito sa States at doon walang kasambahay. Nakauwi na siya ngunit hindi pa rin niya malimutan ang adventure nila ni Gabriel. May hawak siyang ballpen at notebook at isinulat niya ang nadarama ng mga sandaling iyon. Intercon please. You said as you sat in the back seat of my cub, I was taken by your voice, and when I looked into my rearview mirror, I saw the most perfect face with so much strength and authority. Right there and then, I knew you were special. In time, I realized I was right. The more I get to know you, the more I am taken. The more I am taken, all the more I am falling in love with you. Napangiti siya sa sinulat. Kahit pala hindi isang writer ang isang tao, basta umiibig, nakakagawa ng tula. Kahit corny na maituturing, para sa kanya, masterpiece yun dahil iyon ang kanyang nadarama. Sa paraang ito lamang niya nasasabi ang kinikimkim na damdamin. Komportableng nakaupo si Gabriel sa study room, nasulyapan niya ang sigarilyo ng ina sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng isa upang sa pag-iisip na iyon ay mabawasan ang kalituhang nadarama. Hindi niya maunawaan kung bakit may kung anong magnetong mayroon ang lady driver at ganoon na lamang ang tindi ng paghangad niyang lagi itong makasama. Totoong hindi niya may kakaila na maganda ang dalaga. Masigla na parang walang kapaguran at higit sa lahat, natural. Ngunit batayan ba ang mga iyon sa nararamdaman niya? Hinigop niya ang usok ng sigarilyong hawak. Nasisiyahan siyang isipin na makikilala niya ang pamilya ni CJ. Maaring sa ganitong paraan ay ma-discourage siya o lalo pang mapalapit ang kalooban niya sa dalaga. He had to take the chance. Pagkatapos, kailangan na niyang harapin ang misteryo ng nadarama niya para sa dalaga. Paghanga lang ba iyon o sadyang umiibig na siya kay CJ?
Kakaiba ang siglang dumapo sa binata ng umagang iyon, bagay na hindi nakalampas sa maobserbang mga mata ng butihing ina. Lalo yatang gumagwapong anak ko ah. Bulalas ng matandang babae habang iniinom ang kape nito. Life is good and exciting, Mama. Ani Gabriel sabay inom ng kape. By the way, are you going to Batangas? Tanong ng ina. Bahagyang sinulyapan niya ito habang dinadampot ang attaché case sa katabing upuan. You want to come along? Anang binata. No, I want to rest this weekend. Masyado ako napipressure lately and I feel I deserve some sun in the pool. Kaswal na sagot nito. Are you driving? No, Ma. I already informed CJ. Sanay siya sa mga provincial trips. Hindi siya makatingin ng diretso sa ina. Ngunit sa pagbanggit lamang ng pangalan ng dalaga, hindi niya naiwasan ang pag-islap ng mga mata. Lihim na natawa si Agatha sa ginagawin ng anak. It seemed may kinalaman ang lady driver sa different glow niya. Bye. See you at the office. At sa katuluyan na siyang lumakad. See you. Halos bulong na tugon ni Agatha. She had never seen her son so happy before and so young looking. Parang nasa early 20s uli ito. Kung tama ang hinala nito, hindi malayong makamit nito ang pangarap ng mga cute na apong maglalaro sa kanilang villa. Who cared kung hindi taga-Alta sa syudad si CJ? Bakit? Ano nga ba ang pinagmula ni Agatha? Hindi ba't mananahi lamang ng mga Soriano ang ina nito? Kaya napasok ito bilang sekretarya ni Gabriel Soriano II. Kahit mistisa at masasabing maganda ito, hindi pa rin sapat na dahilan ang mga iyon upang basta-basta na lamang tanggapin ng pamilya ng lalaki. But they had been very good to her at niminsan hindi ipinamukha ng mga magulang ng asawa na pobre lang ito. Of course, hindi rin naman ito sinayang ang pagtitiwala ng mga ito sa kakayahan niya. Tumulong din ito sa pag-unlad ng family business hanggang bigyan ito ng kritikal na posisyon sa kumpanya ng asawa. Noon at magpahanggang ngayon, nakatapak pa rin ang mga paan nito sa lupa. Isa lamang ang dalangin nito, na sana CJ had the same mold of character. Iyan lamang ay maligaya na ito para sa anak. Nabitiwa ni Aling Binay ang sandok na hawak. Ano ka mo? Dito maghahapunan ang amo mo. Naluloka ka na ba? Nakita mo namang hindi pa natin napapaayos ang ating bahay. Paano kung biglang umulan at tumulo ang tubig mula sa kisame? Hindi ba nakakahiya iyon? Malas pa kung mabagsakan ng pawid ang bisita mo dahil sa mga nagpipiestang mga anay sa ating dingding. Pinatay ng matandang babae ang apoy ng kalan at tumigil sa ginagawa. Bakit daw? Kasi di po ba ikwento ko sa inyo na pumupunta kami sa mga lugar na ordinaryong pinupuntahan ng mga karaniwang tao? Sabi niya, gusto niyang makita ang isang regular na pamilya, hindi pares ng mga nakakasalumuhan niya. Isa pa, gusto niya makilala ang pamilya ko dahil nagtatrabaho ako sa kanya. Paliwanag ng dalaga sa ina. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Aling Binay. Teka, hindi ba wired yun? Napaawang ang mga labi ni CJ. Wired? Kakaiba! Namewang pa ang ina. Baka ho weird. Iyon na rin yun, hindi ba weird yung among pumupunta sa bahay ng kanyang driver lang? Hoy CJ, baka naman ikaw ang punterya ng amo mo ha? Lumakad papunta sa mesa si Aling Binay at naupo sa isang silya. Sumunod din ang dalaga. Diyos ko naman inay, kilabutan nga kayo. Bakit naman akong papansinin nun eh, kay raming mga babaeng mayayaman ang humahabol dun. Nakikipagkaibigan lang sigurong tao. Ibig kumbinsihin ni CJ pati ang sarili sa sinabi niyang iyon sa ina. Aba, kahit ako kinikilabutan din, pero ni minsan hindi pa sumasala ang hinala ko anak. Malakas ang kutob kong may gusto sa'yo yun. May panunukso sa mga mata ni Aling Binay. Aba, hindi na masamang mahaluan tayo ng mistiso sa pamilya para madagdagan ang mapuputi sa atin. Inay naman, tama na. Basta sa Biyernes ng gabi, dadalhin ko siya rito. Tumayo na si CJ upang maligo. Ngunit ang totoo, ayaw niyang makita ng ina na hindi siya mapalagay sa sinabi nito. Paakyat na siya sa hagdan. Pababa naman si Mang Arcangel.
sinundan siya ng tingin ng ama at saka lumipad ang paningin nito sa asawang nakatitig dito. Sino raw ang dadalhin ni CJ sa Biyernes? Humakbang pababa ang matandang lalaki. Tumayo si Aling Binay at binalikan ang iniwanang niluluto. Ang amo raw niya, gusto tayong makilala kaya inanyayahan ng batang yun na dito na maghapunan. Bakit? May nagawa bang palpak ang anak natin? Lumapit ang matandang lalaki sa asawa. Nako, hindi. Basta gusto lang pumasyal dito. Period. Nagkibit balikat na lamang si Mang Arcangel. Kung ganoon, palinisin mo ng bahay ang mga anak mo at magluto ka ng espesyal mong ulam. Lumipas ang ilang sandali, nagmamadaling bumaba si CJ para pumasok sa trabaho. Nahinto ang pag-inom ng kape ng amang napatingin sa kanya. Oh, halika't sabayan mo na ako, Dine. Magkakape na lang ho ako, baka kasi malate ako. Masyado kayatang napapagod ha, anak? Hindi ho. Tugon niya habang nagtitimpla siya ng kape. Kayang-kaya ko ho ito. Kawawa ka naman, anak. Sa halip na akong gumagawa ng paraan para magkaroon ka ng pamatrikula, ikaw itong nagtatrabaho. Lintik naman kasi itong katawan ko. Parang makina ng kotse. Kailangan i-overhaul na yata. Tumatanda na kasi ako at kung ano-anong nararamdaman kong sakit. Masuyong nilapitan ni Aling Binay ang asawa at hinagod sa mga balikat. Ito namang taong ito. Huwag ka nang magsentimiento. Nakakaraos naman tayo eh. Kung pwede nga lang bang magpasada ako ng buong magdamag, ginawa ko na. Umiling ang matandang babae. Nako, Arkanghel, hindi natin kailangan ng pera kung mawawala ka naman. Oo nga naman, itay. Hinawakan ni Mang Arkanghel ang braso ng asawa. Napakaswerte ko talaga sa asawa at sa mga anak. Kahit ito lamang ang yaman natin, maligaya na rin ako. Nang matapos silang kumain ay nagpaalam na rin siya para pumasok. Mainit ang ulo ni Agatha nang ipatawag ang anak sa opisina nito ng araw na iyon. Sige ang higop nito ng usok sa hawak na sigarilyo nang pumasok si Gabriel. Anong nangyari? Pinatay ng matandang babae ang sigarilyo sa ashtray. Hindi ba katawa-tawa ang pangyayari? I learned from a very reliable source na magsushoot na si Eunice sa Esper. Nagpa-press release pa naman tayo last month. Hiyang-hiyaman sa akin sina Faustino at Salud. Wala naman silang magagawa sa naging desisyon ng kanilang anak. Ano na ang sasabihin ng mga tao? At tinalikuran tayo ni Eunice? This is so ridiculous! Maybe she's not the model we need. Kalmadong tugon ni Gabriel sa ina. Sige nga, sino ang ipapalit natin kay Eunice? Alam mo namang next week na ang shooting natin. Bakit kasi hindi mo pa pinapirmahan agad? We need a fresh talent fast! May naglalarong ideya sa isipan ng binata. Pag-uwi ko from Batangas, yan ang asikasuhin ko. Lumapit ang binata sa ina at hinawakan ng kamay nito. Don't worry ma, akong bahala. Hindi ko hahayaang bastusin tayo ni Eunice nang walang kalaban-laban. Humakbang palayo si Agatha. Madedelay ang paglo-launch natin ng ating perfumery and cosmetic line. Mapag-iiwanan tayo ng Esper. And that is something I cannot afford to do right now. Masyado nang malaki ang investment na inilagay ko sa negosyong yan. May naisip na ideya si Gabriel. I will. Meantime, relax. And by next week, may bago na tayong modelo. Humarap sa anak si Agatha. At sino naman ang babaeng iniisip mo? Surprise! Napaamang ang matandang babae. Surprise? Nangingiting tumalikod si Gabriel. Just wait and see. Wala na sa silid nito ang anak. Hindi pa kumikilos si Agatha hanggat hindi nito nakikita ang solusyon sa problema. Hindi matatahimik ang kalooban nito. Andito na sila! Tumatakbong anunsyo ni Butchok sa mga taong abala sa kanilang bahay. Nagmamadaling lumapit sa bintana si Namina at Carol. Kinikilig na nagmamasid sa mga paparating. Ang gwapo niya, no? Si Mila. At mas matangkad kay ate. Dagdag ni Carol. Nagmamadali namang inayos ni Aling Binay ang sarili bago buksan ang pinto. Bumuglaw sa harapan nito ang isang matangkad at gwapong binata. Tuloy kayo,
Sabay lumihis ito ng kaunti upang papasukin ang dalawa. Nagmano si CJ sa ina. Inay, ang amo ko po, si Gabriel. Magandang gabi po. Bati ng binata. Magandang gabi naman. Humakbang si Aning Binay upang dalhin sa isang lumang sofa ang bisita ng anak. Si Itay? Nasa itaas. At saka tumawag si Aling Binay. Arkanghel! Andito na ang bisita natin! Mabilis na nagtakip ng tenga si Butchok dahil sa malakas na tinig ng ina. Natawa si Gabriel habang paupo na ito. Arkanghel! Patuloy na pagtawag ni Aling Binay. Sandali! Tugon ng asawa mula sa kanilang silid. Bababa na yon! Anunsyo ng matandang babae. Sige, itutuloy ko ang ginagawa ko sa kusina para makakain na tayo. Maiwan ko muna kayo. Bahagyang tumayo si Gabriel upang magbigay galang sa matandang babaeng nagpaalam. Butchok, halika dito. Senyas ni CJ sa kapatid. Mabilis namang tumalima ang tinawag. Ate, siya ba ang boss mo? Oo. Gabriel, ito ang bunso namin, si Butchok. Nahihiyang dumaan ang paningin ng batang lalaki sa bisita, bago ipinako iyon sa nakatatandang kapatid. Ate naman, huwag naman Butchok. Hindi ba Fernando Jose ang totoo kong pangalan? Lalong natuwa ang binata sa pagiging listo ng bata. Mabilis na yabag ang kanilang narinig. Nang mag-angat ng mukha si Gabriel ay tumambad sa paningin nito ang isang maliit, payat at may kaitimang matandang lalaki. Itay, si Gabriel po ang amo ko. Pakilala ni CJ. Muling tumayo ang binata upang magbigay galang. Ngunit bago pa maibuka muli nito ang bibig, ay tila nayanig ito dahil sa lakas ng pagkamay ng matandang lalaki. Pinigil ng dalaga ang ama. Itay, tama na po. Baka mahilo si Gabriel. Naghagikgikan sina Carol at Mila na kanina pa nakamasid mula sa isang sulok ng sala. Ay, pasensya na, amang. Sabay binatawa ni Mang Arkanghel ang kamay ng binata. Itay naman! Hinampas ni Butchok ang hita nito. Mukhang merkanong tao tapos tatawagin yung amang. Oo nga naman, Itay. Sang-ayon ni Carol. Siya nga pala, Gabriel. Si Carol ang sumunod sa akin. Si Mila naman ang katabi niya, pinsan namin. Anang dalaga. Hi. Sabay nung umiti, sina Mila at Carol na may pabaon pang kaway. Sa kaunting sandaling iyon, nakita nito ang pagiging close ng pamilya ng dalaga. Gayunpaman, hirit muli ng matandang lalaki. Natutuwa kami ng aking may bahay na makakasalo namin kayo sa isang simpleng hapunan. Kakain na! Bulalas ni Aling Binay. Sa isang iglap na wala sina Butchok, Carol at Mila na kanina pa kumakalam ang sikmura dahil sa paghihintay. Napangiwi si CJ na napatingin sa ama upang humingi ng saklolo sa hiyang nararamdaman. Naintindihan naman agad ng matandang lalaki. Masarap kasing magluto si Mrs. Halina kahit kumain na tayo. Tumayo si Mang Arkanghel upang hindi mahiyang sumunod si Gabriel. Iginiya nito ang binata na kasunod ni CJ. Bago kumain, nagdasal muna ang lahat. Pagkasabi ng amen, kanya-kanya ang kuhaan ng pagkain. Kaya si CJ na ang nag-abot ng pagkain sa binata. Sige, amang, tikman mo ang pinakbet. Tapa at saka itong bulalo ni Binay. Nako, siguradong isang bandihada na naman ang aking makakain. Sige ho. At habang sumusubo ang lahat, nagnanakaw ng sulyap si CJ sa kaharap na binata. Naroong isipin niya kung ano ang umaandar sa utak nito. Matapos makapaghapunan, buong pagmamalaking inihain ni Aling Binay ang kanyang leche flan na hindi rin nagtagal ay parang binagyong nawala ang anim na malalaking llanera. Tulad ng nakagawian ng kapesimang Arkanghel na kasama si Gabriel sa gilid ng kanilang hardin, kasama nito si Aling Binay na nakaupo sa isang mahabang bangko. Pinagmamasdan ni CJ ang masayang pag-uusap ng tatlo habang tumutulong siya sa pagliligpit ng kinainan. Ate, kami na lang ni Ate Mila ang mag-aayos dito. Pumunta ka ron kay Pogi, baka kulitin na naman Itay yun, no? Nakatawang binitiwan ni CJ ang mga platong hawak. Salamat ha. Basta ikaw, Ate. Nanginginig pa.
ganti na nakababatang kapatid. Bago matapos ang gabing iyon, nagkaigi si Gabriel at ang kanyang mga magulang. Naglaro ng chess si Mang Arcangel at si Gabriel habang nanonood si Butchok at si CJ. Si Aling Binay naman ay hindi magkandatuto sa paghahain muli ng matamis. At walang ginawa sina Carol at Nila kundi pasimple siyang tudyuin. I had a most wonderful evening. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ng dalaga. Maraming salamat. Nakahinga ng maluwag si CJ. Kahit paano naging at home ang binata sa kanila. Pinayagan siya ng kanyang mga magulang na magmaneho papuntang Batangas. Mukha naman daw maginoo ang kanyang amo, kaya wala ni kaunting kaba ang mga ito. Oh, at least alam mo na ako saan ako nakatira. At alam ko rin ang bahay na pupuntahan kapag umabsent ka. Biro ng binata. Sige, aalis na ako. Nagpaalam na naman ako sa parents mo kanina eh. So, pakisabi na lang uli na maraming salamat. Huwag mong kakalimutan, maaga tayong magbabiyahe bukas sa Batangas. Good night. Inangat ni CJ ang isang kamay upang bahagyang kumaway. Good night. Nakangiting tugon ng lalaki. Malawak ang lupaing iyon na gagawing Paradise Island ng mga Soriano. May isang malaking bahay na nahahati sa tatlong unit na tila compound ang dating. Naroon na sina Architect Lawrence Samaniego at ang contractor na si Edwin Maravilla. Hawak ng una ang mga blueprints ng suggested design ng future paradise na iyon. Alauna nang makabalik ang grupo sa mansyon. Kapansin-pansin ang atensyong ibinibigay ni Lawrence Samaniego sa kanya. Bagay na hindi nakawala sa matatas na obserbasyon ni Gabriel. Pagkapananghalian, pinasamahan ng binata sina Architect Samaniego at Mr. Maravilla sa kani-kanilang silid upang mamahinga. Nang wala na ang dalawang lalaki, ipinakita ni Gabriel ang mga plano nito kay CJ. Saglit na naman yung pinag-aralan ng mga iyon at saka nagkomento. Sa nalalaman ko, very sound ang structure ng mga buildings. May suggestion lang ako sa disenyo kahit kaunti lang ang nalalaman ko. Sana i-maintain natin ang overall design na tropical. Kahit ba sabihing may kanya-kanyang touch sa bawat silid. Lalabas na confusing ito kapag sa labas ay may halong European design. Eh yung sa akin, suggestion lang. You don't have to consider it. Ibinalik ni CJ rito ang mga hawak na plano. E di-discuss ko kay Lauren sa mga sinabi mo. I'm sure hindi niya itong gagawing personal. Coming from you, I see that he's very fond of you. May ibig sabihin si Gabriel. Nagsiselos kaya? Sumagi sa isipan ni CJ. O baka naman, ilusyon ko lang. Well, Lawrence is a good guy. Binata at stable. Kahit may kabataan, responsable. Kaya siya ang arkitekto namin sa lahat ng aming mga realty investments. Tila na wala ang himig ng pangingimbulo sa tinig ni Gabriel na kinainis na naman ni CJ. Magpapahinga na rin ako. Tumayo na siya. Sige, I'm sure napagod ka sa biyahe kanina. Pwede kang lumangoy mamaya kapag hindi na masyadong mainit ang araw. I plan to take a dip myself. Tila pang aanyaya nito. Sige, matagal din naman akong hindi naliligo sa dagat eh. Sabay talikod naman ni CJ. Lihim na pinagmasda ni Gabriel ang papalayong dalaga. Hindi nito maintindihan kung bakit kanina pa ito naiinis. Lalo na kapag nakikitang magkatabi sina Lawrence at CJ. Nauna si Gabriel sa tabing dagat. Naroon din sina Lawrence at Edwin. Panay ang tingin nito sa rilong pambisig dahil inip na ito sa pagdating ni CJ. Maya-maya ay nakita nitong manghang nakatingin ang dalawang lalaki sa iisang direksyon. Sinundan nito ang tinitignan ng mga ito. Ngunit pati ito ay namangha. Si CJ, nakasuot ng puting bathing suit. Tila Diyos ang naglalakad ang dalaga habang malayang nilalaro ng hangin ang mga hibla ng buhok. Pati na rin ang sarong na nakatali sa bewang niya. Litaw na litaw ang makinis na balat niya. At kahit walang make-up ay makatawag pansin pa rin ang kagandahan. Tila eksena sa isang commercial. Hindi nagkamali si Gabriel. Siya ang modelong hinahanap nila para sa Agatha Collection. Patuloy na pinagmasdan ni Gabriel si CJ habang nilalaro-laro pa ng mga paa niya ang humahampas na alon. Maya-maya lumusong na siya sa tubig. Lalong humanga ito nang lumangoy na siya. Mahusay, graceful at puno ng resistensya. Halos ayaw na nga nitong lumusong sa tubig dahil nasisiyahan itong panoorin na lamang siya.
nawawala na ang tindi ng sikat ng araw nang huminto si CJ. Tumayo siya sa tabing dagat upang pagmasdan ng kalawakan. Nang isang sigaw ang pumukaw sa kanya. Si Lawrence, napulikat. Kumilos si Gabriel ngunit mas malapit si CJ sa humihingi ng saklolo kumpara sa dalawang lalaki. Mabilis siyang kumilos upang iligtas ito. Bihasang sinagip niya si Lawrence. Mabuti na lamang at kaunti lamang ang tubig dagat na nainom nito dahil marunong din namang lumangoy ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Gabriel sa asikaso at pag-aalaga niya sa kanilang arkitekto. Kung alam lang nitong mahusay na lifeguard ang dalaga, di sana ito na lang ang nagpakalunod. Kahit sa hapagkainan ng gabing iyon, ay daladala ni Gabriel ang sama ng loob sa dibdib. Nadagdagan pa ito sa nakikitang pagkahulog ng loob ng lady driver kay Lawrence. Last meeting na lamang ang mga ito bago na mahinga sa kani-kanilang silid. Kahit malalim na ang gabi, hindi makatulog si Gabriel. Isipin na lamang na nasa kabilang kwarto lamang si CJ at maaari naman niyang kausapin, ngunit hindi nito magawa. Ayaw niyang isipin ni CJ na hindi niya nirerespeto at idinadaan niya sa pagiging amo kung igigiit niya ang iniuutos ng dibdib. Ano nga ba ang karapatan niya para awatin ang nakikita niyang paglalapit ng dalawa? At kung tanungin siya ng dalaga, anong dahilan ang sasabihin niya? Bakit ba lubhang nagugulo ang isipan niya? Isang malakas na katok ang gumising kay CJ kinabukasan. CJ? CJ? Tawag ng tinig sa labas ng silid. Napabalikwa siya at nagmamadaling binuksan ang pinto. Bakit? Hindi pa niya halos maimulat ang kanyang mga mata. Lalakad na tayo. Madiin ang pagkakabitiw ng mga salitang iyon ni Gabriel. Ha? Magbihis ka na at sa daan na tayo mag-aalmusal. Hindi na nagpaliwanag pa ang binata, basta na lamang itong tumalikod. Inis na naligo at nagbihis si CJ. Pagbaba niya, nasa kotse na ang kanyang amo. Hinarang pa siya ni Lawrence sa may pintuan upang magpaalam. Nang tumunog ang sunod-sunod na busina ng sasakyan ni Gabriel. Nagtataka siyang napalingon. Inakaway na siyang lumapit ng binatang amo, kung kaya't nagpaalam na siya kay Lawrence. Kahit nayayamot sa ginagawa ng amo, inilihim na lamang niya ito. Sumakay siya sa driver's seat at saka binuhay ang makina ng sasakyan. Nakalayo na sila nang sipatin niya ng tingin ang among nakasakay sa likuran. Magkasalubong ang mga kilay nito at malayo ang tingin. Halatang may kinikim-kim na galit. Noon lamang niya nakita ito sa ganoong kalagayan. Hindi siya nakatiis sa katahimikan kaya siya mismo ang unang bumasag. Is there anything wrong? Nanlilisik ang mga mata ni Gabriel nang maghinang ang kanilang mga mata mula sa rearview mirror. Ngunit ni hindi man lamang ito nagbitaw ng salita. Bumangon ang iratasyon sa kanyang dibdib. Hindi bale sana kung may natatandaan siyang pagpapabaya sa kanyang trabaho. Ngunit matay man niyang balik-balikan ang araw na iyon, wala siyang maalalang insidente na maaaring ikagalit nito. Nanggigigil na kinabig niya ang sasakyan upang itabi. Lumabas siya ng kotse at saka binuksan ang pinto ni Gabriel. Ano bang naging kasalanan ko? Bakit ang sungit-sungit mo sa akin? Wala naman akong matandaan na pwedeng ikagalit mo. Nakakislot ang mga palad niya. Malamig ang mga matang iyon na sumalubong sa kanyang tanong. Marahang lumabas ng sasakyan si Gabriel. Mabilis ang pintig ng dibdib niyang naghintay sa susunod na magaganap. Maya-maya ay kinabig siya nito at marahas na hinalikan sa mga labi. Hindi siya nakagalaw. Bagkus ay hindi niya namalayang tinutugon na pala niya ang halik na iyon ng binata. Wala silang pakialam kung may mga sasakyang dumaraan na nakatingin sa kanila o ang malakas na panunudyo ng mga pasahero sa bus. Ang alam nila, silang dalawa lamang sa lugar na iyon. Isinuko niya ang kanyang damdamin ng buong puso. Nang mga sandaling iyon ay batid na niyang mahal din siya ng tanging lalaking nagkaroon ng puwang sa kanyang puso. At nang mga sandaling iyon ay kapwa sila nagpahayag ng damdamin para sa isa't isa. Hindi dumiretso sa bahay ang magkasintahan. Dumaan muna sila sa salon at saka sa isang department store upang bumili ng isang magarang swimsuit. Nagtataka man si CJ, hindi siya nagtanong sa binata. Dahil umpisa pa lamang, sinabi na nitong mamaya na lamang nito ipaliliwanag ang dahilan ng lahat ng iyon. Tinawagan ni Gabriel sa cellphone ang ina. Maghihintay raw ito para sabay-sabay na silang maghahapunan.
Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapasok si CJ sa formal na dining room ng mga Soriano. Elegante ang kaayusan niyon na bumagay naman sa matandang babaeng nakaupo sa kabisera. Good evening ho. Mahinang bati ni CJ. Inakbayan siya ni Gabriel at buong pagmamalaking iniharap siya kay Agatha. CJ? Anang matandang babae. Oo, mama. Humakbang papalapit ang binata sa ina upang hagkan ito sa noo. Siya ba ang modelong sinasabi mo? Naninigurong turan ni Agatha. Nagtatanong ang mga matang tumingin ng dalaga kay Gabriel. She is my choice for our signature model for the Agatha collection. Buong pagmamalaking sinabi ni Gabriel. Pagkuway hinila nito ang isang silya upang paupuin ang dalaga. I never would have thought. Paanas na sinabi ni Agatha. Halos walang kibong sumalo si CJ sa masaganang hapunan. Matapos kumain, lumipat sila sa study room. Dito ipinasuot sa kanya ni Gabriel ang swimsuit na bagong bili. Paglabas niya ng pribadong banyo, nakita niya ang paghanga ni Agatha Soriano. You are right, iho. Eunice will drop her jaw when she finds out. Pagkatapos ay bumaling sa kanya ang matandang babae. Iha, pumapayag ka bang maging signature model ng aking collection? Kung makabubuti ho ba, pero paano ang... Lumapit sa kanya si Agatha at ikinawit nito ang braso sa kanyang bewang. Iha, next week, babalik na si Mang Meliton. Besides, mas bagay kang modelo kaysa driver. Bakit nga ba hindi ko agad nakita ang kagandahang nakita ng anak ko? Alam ko magugustuhan mo si CJ, ma. Sooner or later. Pinatahimik ni Agatha ang susunod pang sasabihin ni Gabriel. Sooner or later? Ikakasal na kayo, ganun ba? Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila. Huwag kang mag-alala, CJ. Hindi ako matapobre tulad ng iniisip ng ibang tao. Galing din ako sa hirap kaya nauunawaan ko kayo. Sinserong sabi ng ina ni Gabriel. Sabi ko sa'yo eh, wala kang dapat ipag-alala. Masayang nag-uusap ang tatlo sa loob habang abala naman si Melly sa pakikipag-usap kay Eunice sa kabilang linya ng telepono. Galit na galit ito sa ibinabalita ng house manager ng mga Soriano. Ipinangako nito sa kausap na hindi ito basta-basta susuko sa laban ng kaumbisa pa lamang. Nang mga sumunod na araw, naging busy si CJ at si Gabriel sa mga schedules na nauukol sa pag-launch ng Agatha Collection. Nagpa-press release na rin ng mga Soriano hinggil sa bagay na iyon. Galit na inihagis ni Eunice ang diaryo sa harapan ni Alan. Ano? Patatalo ba tayo sa dating driver lang ha? Maganda ang Celestina Mascardo na yan ha. Very exotic ang beauty. Ani Alan. Leche! Napatayo ang babaeng yamot na yamot sa sitwasyon para kasing ibinalik ni Gabriel ang insultong ginawa nito. Isang driver lang ang itinapat sa yaman at kagandahan niya. Kung lalampalampa ka, hindi ko ibibigay ang hinihimo sa aking full payment mo at ang tuluyang maging sayo ko at mahalin kita. Isang matunog na halakhak ang pumaimbulog sa ere. Shit! Bakit mo ako pinagtatawanan ha? Parang tigring sumugod si Eunice dito. What's taking the releases? Tell me! Calm down honey! Nag-uumpisa palang uminit ang campaign ng Esper, nagkakaganyan ka na. Sige ka. Baka magka-wrinkles ka sa kakasimangot. Matatalo ka talaga ng Celestina na yun. Kumilos ang isang kamay ni Eunice na mabilis namang nasalag nito. Don't you dare! Violenteng kinabig ni Eunice si Alan ngunit mabilis naman itong hinila, papalapit dito ang nagwawalang babae. Trust me. Pagkatapos siniil nito ng halik ang magandang modelo. Kumawala naman agad ang babae at saka diretsyong tinitigan ito sa mga mata. I will, but show me. This time, if you want to win the game, you've got to show me first. Sanay sa laro ng buhay si Alan. Batid itong sa ganitong paraan, it was like shooting two birds with one stone. Hawak na nito si Eunice, nabalikan pa nito si Gabriel. Kung ipapangako mo sa akin ang limelight at paghanga ng madla, nanghali na ang mga mata ni Eunice. I promise. Paniniguro ng binata, sabay nilock nito ang pinto ng opisina. Ilang araw pa lamang ang nagdaan mula nang matapos magpa-press release at gumawa ng commercial si CJ, ay sunod-sunod na promotions at TV appearances na ang nilabasan niya. Kadalasan ay naroroon si Gabriel, kung hindi naman, si Mila.
Ikinuha na kasi nito ng makakasama sa bahay ang ina ng dalaga upang ang pinsan ang magsilbing chaperone ni CJ sa tuwing hindi ito pwedeng sumama. Samantala, hindi nagpatalo ang Villasenor and Associates. Nakipagsabayan sa ad campaign ng Saki Ad Agency na siyang may hawak ng account ng Agatha Collection. Nagtatagisan ng galing at nag-uunahan sa mga marketing strategies sa mga ito. Kahit inalantad ni Eunice sa press ang tungkol sa pagiging dating driver ni CJ, taliwas sa inaasahan ang naging resulta niyon. Lalo pa siyang hinangaan at napamahal sa publiko. Nagsimula ng umasenso ang pamumuhay ni na CJ dahil na rin sa kanyang kasipagan. Ano pa ba ang mahihiling ng dalaga? Kumanda ang kanilang pamumuhay, nagkaroon ng ama ang kasintahan sa katauhan ni Mang Arcangel. Sumikat siya dahil sa pagiging signature model ng Agatha Collection. At bonus pa, natanggap siya ng ina ni Gabriel. At syempre, ganoon din ang pamilya niya sa lalaki. Hulog na hulog ang loob ng pamilya sa kabaitan ng binata. Sabi nga ng mga ito, maswerte nga talaga siya sa lalaking pinili ng kanyang puso. Bakit mang init ng ulo mo? Tanong ni Alan habang inaayos ang pagkakatali ng kurbata. Dapat marami tayong mahakot na awards. Naglalagay ng dipstick si Eunice sa harap ng tukador habang nasa likuran naman niya ang lalaki. Lumapit si Alan sa kanya upang pahupain ang bumangong iritasyon sa kanyang dibdib. Huwag na tayong magtalo, may dinner date pa naman tayo. Masuyo siyang hinalikan nito sa leeg. Mabilis na kumilos si Eunice at hinarap ang lalaki. Pwede ba, Alan? Wala ako sa kondisyong makipaglumbutsingan sa'yo. Magdi-dinner na nga tayo with your parents. Ano pa ba ang gusto mo, ha? Naningkit ang mga mata ni Alan. I gave you everything you want sa abot ng aking makakaya. When will you learn when to stop? Kapwa galit din ang ginanti ni Eunice. Look who's talking. Bakit sa akala mo ba hindi ko alam kung bakit mo ako tinulungan? Galit ka kay Gabriel dahil siyang sinagot ko. Galit ka sa kanya dahil natalo ka ng iyong competitors dahil sa pag-reject sa'yo ng ex ko. May pakpak ang balita, Alan. At sa tingin ko, tabla na tayo. Tomorrow night is the night para malaman natin kung tayo nga nanalo sa laban ng ito. Oo, totoong sinasabi mo. Pero hindi ako nag-aambisyong lumampas pa sa higit sa nararapat na level ang laban ng ito. I am not like you, Eunice. May puso rin ako. Namula ang dalaga. We are of the same color, Alan. At huwag kang nagmamalinis. I will get what I want with or without your help. Damn you! Now, get out of my room! Kumuyom ang mga kamaon ng lalaki. Ibig na nitong padapuin ang mga iyon sa mukha ni Eunice. Ngunit sadyang natutuhan na nitong mahalin ang babae ng labis. Wala itong nagawa kundi ang tumalikod at umiwas sa away. Subalit hindi ibig sabihin na pagkakawalan nito ang kasintahan. Ipaglalaban nito ang pagmamahal sa dalaga. Kahit ano pa ang mangyari. Gabi ng parangal ng Philippine Advertising Association. Kumpleto ang bawat kampo mula sa mga kliyente hanggang sa mga executives at creatives group. Excited na naghihintay ang lahat sa kung sino ang magkakamit ng pamosong mga parangal na nauukol para lamang sa pinakamagagaling sa industriya. Unang nakakamit ang award na Best in Print ng Villasenor and Associates. Buong pagmamalaking sinalubong ni Eunice ang kasintahang si Alan nang makuha ang tropeyo ng karangalan. Ilan bang mga kategorya ang tinawag at isa ang saki sa mga nanalo sa iba't ibang kategorya para sa Agatha Collection. Kung apat ang hawak na tropeyo ng Villasenor and Associates, pito naman ang nakapatong sa ibabaw ng lamesa ng saki dahil sa Agatha Collection. At dumating na ang pinakihihintay ng lahat. Babanggitin na ang nanalo sa kategoryang Best TV or Cinema Commercial of the Year Award. Tila hindi humihinga ang mga naroroon habang hinihintay ang pag-anunsyo ng nagogi. Kahit si Gabriel ay napatayo nang tawagin ang saki para sa 30-seconder na commercial ng Agatha Collection. At habang umaakyat ang mga involved sa production at creative staff, ipinapakita naman sa malaking screen ang commercial ni CJ sa tabing dagat. Habang nagpapalakpakan ng lahat, mabilis na pinaandar ni Eunice ang utak sa susunod na hakbanging gagawin. Masayang inihatid ni Gabriel si CJ sa bahay nila. Sinalubong naman sila ng ininerbiyos na si Mila. CJ, ang itay mo nasa ospital. Ha? Bakit? Hindi namin alam, basta na lamang nangitim at natumba.
Umiiyak ito nang ibinalita iyon. Hindi na nagbihis pa ang dalaga, tuloy-tuloy na siyang lumabas muli ng bahay, kasunod ang kasintahan. Habang nasa daan, panay ang panalangin niya, hindi siya papayag na may mangyari sa kanyang ama. Hindi rin mapakali ang binata, napamahal na ang pamilya ng dalaga rito, lalong-lalo na si Mang Arcangel na madalas nitong kahuntahan sa tuwing hinihintay si CJ. Malulungkot ito kung may mangyayaring hindi maganda sa ama ng kasintahan. Ilang araw naglagi si CJ sa ospital upang alalayan ng kanyang ina. Nagsasalit-salitan sila sa pagbabantay kay Mang Arcangel sa gabi. Kapag ang dalaga ang nagbabantay, naroroon din si Gabriel. Nahihiyaman ang dalaga, tinanggap na rin niya ang iniaalok na tulong ng kasintahan. Nakakuha sila ng malaking diskwento sa silid ng ama dahil ninong nito ang direktor ng ospital. Bukod doon, hindi magpapabayad ng doctor's fee ang pinakamagaling na heart surgeon sa ospital ding iyon dahil pinsan ito ng ama ni Gabriel. Si Gabriel rin ang naglabas ng down payment. Mabawasan ang naipon ni CJ dahil laan naman iyon sa pagpapagawa ng bahay at karinderya, pati na rin ang pangmatrikula niya at ng mga kapatid. Shit! Nanlulumang umupo sa toilet bowl si Eunice matapos makita ang resulta ng pregnancy test na personal niyang isinagawa. 2 weeks pregnant. Anong gagawin ko? Hindi dapat malaman ni Alan ito. Ayokong pakasal sa kanya. Naniningkit na bulalas ng babae. Ikaw ang may kasalanan nito, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapasubo sa ganitong sitwasyon. Tumayo siya. Itinapon sa waist can ang resulta at lumabas ng banyo. Mabilis na pinindot ang numero ng telepono ng mga Soriano at hinintay ang kung sino mang sasagot. Hindi sumala ang kanyang hinalang nasa kusina pa at gising na gising pa si Melly. Hiningi niya ang tulong ng maid at hindi naman ito nagdalawang isip. Tumaas ang isang sulok ng labi niya. Ito na ang hinihintay niyang panahon upang agawin ang dating kasintahan. Kahit ano pa ang namagitan sa kanila, hindi pa rin niya maitatatuwang kahit ilang ulit pang may nangyari sa kanila ni Alan, si Gabriel pa rin ang good catch between the two. At kung hindi niya ito mapapakinabangan, wawasakin niya ang binata, pati na rin ang babaeng naging kaagaw niya sa lahat ng bagay. Wala pang tatalo kay Eunice Salustia, ever. Nagbilin si Gabriel kay Melly na hindi siya makakauwi over the weekend dahil sa sariling condo unit siya tutuloy. Doon siya magpapalipas ng gabi pagkagaling sa opisina. Kinabukasan, balak niyang dumaan sa ospital na malapit sa tinitirhan. Nasasabi rin niya na ipaalala sa inang hindi siya makakapasok sa umaga. Dali-daling tinawagan ni Melly si Eunice na agad namang hinanap ang kopya ng susi nito sa condo unit ni Gabriel na hindi pa nito naisasauli. Kung ano-anong dahilan ang hinabi ni Eunice upang hindi na magtanong pa si Alan, hindi nito napansin na hindi na kumbinse si Alan sa mga excuses nito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Eunice. Dali-daling pinaandar nito ang sasakyan patungo sa condo unit ni Gabriel. Sa tindi ng pagod, itinabi ni Gabriel ang cellphone niya sa side table at hindi man lang niya binuksan ang ilaw ng silid. Nakainom din kasi siya ng alak na ibinigay ng travel agency na naka-tie up nila sa Paradise Island. Kaya inaantok na humiga siya sa kama. Wala siyang kamalay-malay na hindi siya nag-iisa sa silid na iyon dahil tuluyan na siyang nakatulog. Nakangiting nakamasid lamang si Eunice sa isang sulok ng silid. Suot ang manipis na black nighties. Samantala, hindi makatulog si CJ dahil maaga ang schedule ng operasyon ng kanyang ama. Hindi kasi siya mapalagay dahil sa kung ano-ano ang kanyang naiisip. Na sana ay naroroon si Gabriel upang bigyan siya ng moral support. Marahil, nakauwi na ang nobyo galing sa cocktail party na dinaluhan nito. Tinawagan niya ito sa cellphone. Nagitla siya nang babae ang sumagot sa kabilang linya. Mabilis na pinindot ni CJ ang CP at nag-dial uli. Babae pa rin ang sumagot at tila pamilyar ang boses nito. Nangangahulugang hindi siya na wrong number. Gumapang ang galit sa buong katawan niya. Hindi niya sukat akalaing magagawa ng kasintahan ang magtaksil sa kanya. Ngayon pa namang kritikal ang kondisyon ng kanyang ama. Nang mga sandaling iyon, tuloy-tuloy siyang lumabas ng silid ng ama upang bumaba sa parking lot kung saan iniwan niya ang kanilang taxi. Habang nasa daan, nanginginig ang buong katawan niya.
kailangang malaman niya kung sino ang babaeng kasama ng kasintahan. Kabababa lang ni Eunice ng telepono sa sala. Tignan mo nga naman ang buhay. Ang pagkakataon na ang nagbigay ng mas magandang sitwasyon sa kanya. Sa halip na patawagin si Melly upang magsumbong kay CJ na may babae ito, si CJ na mismo ang tumawag. Mas malinis lumabas ang kanyang plano. Ngayon, kanya ang huling halakhak ng tagumpay. Bago pumasok sa silid ni Gabriel si Eunice, iniwan niyang hindi nakalapat ang pinto ng condo unit upang malayang makapasok si CJ. Dahan-dahan siyang tumabi sa binata. Ginulo ang sarili at inayos ang itsura ng walang malay na si Gabriel upang magbigay ng impresyong may nangyari na sa kanila. Hindi nagtagal, may bumukas ng pinto sa sala. Mabilis na niyakap ni Eunice si Gabriel na nooy tumagilid pang paharap sa kanya. Magandang pagkakataon iyon. Niyakap ni Eunice ang dating kasintahan, pumikit at nagkunwaring tulog. Kitang-kita ni CJ ang eksenang iyon. Walang kahit anong suot si Gabriel at tanging kumot lamang ang tumatakip dito. Samantalang si Eunice ay nakayakap sa lalaki na magulong-magulo ang buhok. Natutulog ang mga ito na tila pagod na pagod sa kung anumang ginawa ng mga ito. Nagkuyom ang mga kamao ng dalaga. Gustong-gusto niyang suguri ng mga ito. Pero para ano pa? Para ipamuka sa kanya ni Eunice na nabawi na nito si Gabriel sa kanya? Masakit. Masakit na masakit, pero mas pinili niya ang tumalikod at iwan na ang mga ito. Sa kanyang pagtalikod, pinalaya niya ang mga luhang kanina pa ibig pumatak. Naiwang tuwang-tuwa si Eunice nang makitang umalis na si CJ. Hindi pumaltos ang plano niya. Nagpapasalamat siya sa kooperasyon ni Melly na talaga namang loyal sa kanya. Magugulantang si Gabriel kapag nakita nito ang dating kasintahan ng katabi. After 2 weeks, sasabihin niya sa binatang nagbunga ang nangyari sa kanila at pipikutin ito para mapakasalan siya. Didispatsahin niya si Alan na walang kamalay-malay na ito ang ama ng pinagbubuntis. Siya pa rin ang nagwagi. Litong nito si Gabriel ng magising at nakitang katabi si Eunice sa higaan. Niyugyog ito ng binata hanggang sa magising. Anong ginagawa mo rito? Kahit inaantok, nasa isip na ng babae ang isasagot sa kanya. Pinuntahan kita rito para makipagbalikan sa'yo. Ginamit ko ang spare key na hindi ko na isauli sa'yo na mag-away tayo. You just grabbed me and before I knew it, you were all over me like you used to. Niyakap siya nito. I still love you, Gabriel. Tumayo siya at pilit na pinagbibihis ang babae. Nagmamadaling tinignan ang alarm clock at naalalang alas 9 ang operasyon ni Mang Arcangel. Kailangan siya ng kasintahan sa ospital. Kampanting nagbihis si Eunice. Batid dito kung ano ang sasalubong kay Gabriel. I'll call you. Ano ito bago lumabas ng silid ang binata. Dali-daling pumasok sa banyo si Gabriel upang gisingin ng sarili. May oras pa siya upang abutan ng ama ng kasintahan bago ipasok sa operating room. Hawak sa magkabilang kamay ng mag-ina si Mang Arcangel habang itinutulak ng mga hospital attendants ang kamang digulong upang dalhin sa operating room ang matanda. Hindi nagpahalata sa ina si CJ nang dumating si Gabriel upang silipin ang kalagayan ng kanyang ama. Kaswal siyang nagpaalam na pupunta sa ladies room habang kausap ng binata ang kanyang ina. Wala siyang kaplano-planong kausapin ito. Sa pag-aalala ni Aling Binay sa kalagayan ng asawa, hindi na nito maisip pa na iniiwasan niya ang nobyo. Nakatawid na sa panganib si Mang Arcangel. Nakahinga na ng maluwag si CJ. Ngayon, magagawa na niyang isipin kung ano ang susunod niyang hakbang. Sigurado na siya sa kanyang desisyon. Kahit gaano niya pakamahal si Gabriel, hindi niya kayang tanggapin na may kahati siya sa pagmamahal nito. Sinubukan siyang kausapin ng kasintahan pero umiwas siya rito. Lagi rin siyang nasa tabi ng itay at inay niya para hindi ito magkaroon ng pagkakataong kausapin siya. Umalis tuloy ito nang hindi sila nagkakalinawan. Buo na ang desisyon niya. Lalayo siya. Tutal, tapos na ang kontrata niya sa Agatha Collection. Kahit patuloy na rin ang airing ng kanyang commercial. Siguro naman, sa kasikatang nata mo, may iba pa rin kukuha sa kanya. Handa na rin niyang tapusin ang kanyang thesis sa susunod na semestre upang makagraduate na. Dadalhin na lamang niya ang matamis na alaala ng binata saan man siya makarating sa kanyang buhay. Naghihintay si Alan sa labas ng condo unit ni Eunice. Kagabi pa niya tinatawagan ng dalaga.
Ngunit walang sumasagot sa cellphone nito, maging sa kondo nito. Salubong ang mga kilay niyang nakatayo sa may pintuan habang minamasdan ang inaantok-antok na babaeng naglalakad sa hallway. Anong ginagawa mo rito? Tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng sariling condo unit si Eunice. Hinihintay ka, saan ka natulog? Tiim ang mga bagang ni Alan habang pinipigil ang ngit-ngit na nadarama sa kalooban. Inihagis ng babae ang bag at saka sumalampak sa malambot na kutson ng sofa. Ano bang pakialam mo sa akin ha? Malaki ang pakialam ko sa'yo. Ano to? Dinukot niya ang resulta ng pregnancy test mula sa bulsa ng suot na pantalon at halos ipagduldulan sa mukha ng babae. Nakita ko ito kanina sa basurahan mo sa CR. Bakit may tinago sa akin na buntis ka? Hindi kumibo si Eunice at sa halip tumayo ito upang pumasok sa silid nito. Mahigpit na hinawakan nito ng lalaki sa braso. Sabi ko, bakit mo itinago sa akin na buntis ka? Tinanggal ng babae ang pagkakahawak niyang iyon at nanlilisik ang mga matang nagsalita. Bakit ba? Sigurado mo bang sayong dinadalo ko ha? Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Eunice. Sinurot-surot ito ng galit na si Alan. Bitch! Kung sa tingin mo nagamit mo ako, you are wrong. At kung may plano kang i-chapwera ko sa buhay mo, ilalabas ko ang baho mo sa publiko. Remember, between you and me, ikaw ang sikat at pinanonood ng mga tao, hindi ako. I have nothing to lose, babe, dahil lalaki ako. Itunulak siya ni Eunice papalayo. Ayaw nitong ipakitang talo ito sa argumentong iyon. Totoong pag nakarating kay Gabriel ang tungkol sa nangyayari dito at sa binata, kahit ano pang sabihin nito rito ay hindi ito mapupersa ang panagutan ng pinagbubuntis nito. Sinong tinatakot mo ha? May nginig sa tinig nito kahit ano pang pagpipigil nito sa sarili. Wake up, Eunice! Kahit ganito ako, alam mong mahal kita at kailangan mo ako at this point in time. Bakit hindi mo buksan ang puso mo para kahit papano ay ma-appreciate mo naman ako? Get lost, Alan! Hindi. Hindi ngayon alam ko ang kalagayan mo. Dahil kahit anong sabihin mo, I know and I feel. Akin ang batang yan. Hinawakan ni Alan ang mukha nito at sa kabanayad na hinalikan nito sa labi. I love you so much, Eunice. Bakit hindi na lang ako mahalin mo? Lumuluha at tila hirap na sabi ng lalaki. Hindi na malaya ni Eunice na tumutulo na pala ang mga luha nito. Doon ito tila nagising sa mahabang pagkakahimbing. Bakit nga ba niya pinairal ang pride? Labis siyang naging abala sa paghihiganti. At bakit halos pinagduduldulan niya ang sarili sa isang lalaking wala namang pagmamahal para sa kanya? Samantalang, naroon naman sa harapan nito ang bukod tanging nilalang, masasabing tong through thick and thin ay nasa tabi nito, maging tama man o mali. Ang pagluha ni Eunice ay nasundan ng hagulgol. Mahigpit siyang napayakap sa lalaki. Noon lamang nito na-realize na mahal rin pala nito si Alan. Samantala, pagod na umuwi sa bahay si CJ. Matapos hintaying maisagawa ang operasyon ng kanyang ama. Makalipas ang isang oras, tumawag siya sa ospital upang kamustahin ang kalagayan nito. Buong maghapon siya sa loob ng kanyang silid upang doon ibuhos ang sama ng loob. Nagring ang cellphone ngunit hindi man lamang niya dinampot iyon. Ang kapatid niyang si Carol ang sumagot niyon. Sinabi ni Carol na hinahanap siya ng isang babaeng taga-agency raw at importante ang sasabihin sa kanya. Inabot niya ang aparato. Please, huwag mong ibababa. Hindi ako taga-ahensya. Tumawag ako para humingi ng paumanhin. Sabi ng tinig sa kabilang linya. Sino to? Si Eunice, CJ. May ipaliliwanag lang ako sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ng dalaga. Bakit? Kulang pa ba ang ginawa mo? I'm sorry, pero ngayon ko lang na-realize na mali ang nagawa ko. Walang kinalaman si Gabriel. Pakanako lang ang lahat sa kagustuhan kong wasakin ang relasyon ninyo para makagante. Paano ko masisigurong totoo ang mga sinasabi mo at hindi isa na namang hakbang sa lalong ikawawasak namin ni Gabriel? Pumayag na akong pakasal kay Alan Villasenor, ang ama ng dinadala kong sanggol. Next month na at kumbidado kayong dalawa ni Gabriel. Alam kong mas magiging maligaya ako kung ang pakakasalan ko ay isang lalaking mahal din ako. Matamang pinapakinggan ni CJ ang iba pang sinasabi ni Eunice at ramdam niya ang katotohanan sa mga sinasabi nito. Sa pagkakataong iyon, hindi ito nagsisinungaling. I'm really sorry ulit. Ulit nito. Naiintindihan kita.
Salamat at nalinawan ako. Aniya at nagmamadaling ibinaba niya ang cellphone. Tinawagan niya si Gabriel sa phone nito pero nakapatay iyon. Kinuha niya ang susi ng kanilang taxi at saka pinasibad iyon. Hahanapin niya si Gabriel kahit saan pang lupalop. Pagdating ni CJ sa mansyon, nalaman niya kay Melly na umalis si Gabriel. Mabilis siyang nag-isip at saka may sumagi sa kanyang isipan. Pakisabi kay Gabriel pagbalik niya, nababalik ako rito. Bilin niya sa katiwala. Matulin niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Ilang sandali pa ay nasa isang pamilyar na lugar siya. Mula sa malayo, nakita niyang naroroon ang sasakyan ni Gabriel. Nag-iisang nakatayo ito sa labas ng kotse at nakatingin sa kawalan. Sunod-sunod na busina ang ginawa niya upang matawag ang atensyon ng binata. Paglingon nito, isinungaw niya ang kanyang ulo upang senyasan itong sumakay sa kanyang taxi. Tila may pakpak ang mga paang nilipad ni Gabriel ang kanyang kinaroroonan. Umibis siya ng sasakyan at sinalubong ang tumatakbong binata. At ang pagkikita nilang iyon ay nagsilbing gamot na nagbigay ng lunas sa sakit na nadama ng kanilang mga puso matapos ang unos sa kanilang relasyon. Anong ginagawa mo rito? Nagtataka man ay masuyong tanong ng lalaki. Tinawagan ako ni Eunice. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Ang akala nito ay nagsumbong si Eunice sa kanya. CJ, look, I didn't know what happened. Nagising na lang ako na... Nilapat niya ang hintuturo sa mga labi nito para patahimikin muna ito. Ipinaliwanag niya ang tunay na nangyari. Huwag kang mag-alala, hindi na ako galit. Kumbidado rin nga tayo next month sa kasal nila ni Alan Villasenor. Nakangiting patuloy niya. Napaawang ang mga labi ni Gabriel. Maya-maya ay napangisi ito at napailing. Akalain mo nga naman, nandito ako para mag-isip ng mga sasabihin sa'yo. Pero naunahan na pala ako ni Eunice. I'm sorry, Gabriel, kung pinagdudahan ko ang katapatan mo. Ginaya siya nito. Inakpan din ito ng mga daliri ang kanyang bibig upang wag nang magnulas pa ng kahit anong salita. Don't be. At least ngayon alam mo nang hinding-hindi ko magagawang ipagpalit ka sa kahit sinong babae. At alam ko ring mahal na mahal mo ko dahil narito ka sa lugar kung saan kita unang hinalikan at hindi mo ko tinanggihan. Ngayon wag na wag mo na akong tatanggihan if I ask you to marry me. Bakit? Akala mo ba hindi ako papayag? Gabriel, hindi ako lakalakang pakakawalan pa ang isang lalaking katulad mo. You may be too good to be true, but you are also the man I fell in love with. Naghinang ang kanilang mga labi upang lakipan ang kanilang pangakong hinding-hindi na sila magkakahiwalay pang muli. Para kay Gabriel, kahit kailan, kahit kanino, ipagmamalaki nitong mahal na mahal ito ang dating driver. Nagpakasal sila at sa Paradise Island nila idinaos ang kanilang honeymoon. Nagkakagulo ang magbabalae sa kung sino ang magbubuhat kay Gabriel Soriano IV. Ang puti-puti ng apo ko, sabi ni Mang Arcangel. Buti na lang hindi nakuha ang kulay champurado mong balat. Tudyo naman ni Aling Binay. Umiyak ang sanggol kaya nakiagaw na rin si Agatha. Que paso? Come to abuela, iho. Sino raw ang napaso? Bulong ng matandang lalaki kay Gabriel. Wala hong napaso, itay. Ang ibig sabihin noon, anong nangyari sa'yo? Ah! Napatango ang matanda. Ipinagyayabang ko sa mga kalaro ko na may pamangkin akong merkano, ani Butchok. Ang dalawang teenagers naman na sina Carol at Mila ay panay ang pangarap na magkakaroon din sila ng ganoong kasing gandang kapalaran. Balae, ako naman! Reklamo ni Aling Binay. Oops, inay, ako naman ang bubuhat sa aking anak, si CJ. Carol, dali, kunan mo ng litrato si namanang mo, oh. Umupo sa hospital bed si Gabriel at inakbayan si CJ na hawak naman ang kanilang panganay. Bago kumislap ang flash, mabilis na hinawakan nito ang mukha niya at biglang hinalikan. Ang sweet naman! Masayang masaya si CJ dahil lahat ng kanyang pinapangarap ay kanyang nakamit. Pati na rin ang matawag na Celestina Jana Mascardo Soriano. Social na! Astig pa.